ngayon ay araw ng Biyernes, December 22, 2023. Time check ngayon ay alas 7 na ng umaga. At narito ang unang bagsak ng mga balitang gigising sa inyong umaga. Bumaba sa 7.9 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Lumabas sa resulta ng survey na isinagawa noong September 28 hanggang October 1 na bumaba sa 16.9% ang adult joblessness. 5.8% ito na mas mababa kaysa sa 22.8% noong June 2023 o humigit kumulang 10.3 million adults. Ang mga walang trabaho ay binubuo ng mga voluntaryong umalis sa trabaho, naghahanap ng trabaho sa unang pagkakataon, nawala ng trabaho dahil sa economic circumstances o natanggal sa trabaho. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Eric Jose Castro Ines bilang Acting General Manager at Board Member ng Manila International Airport Authority. Papalitan niya si Cesar Chong na ipinadismiss ng Office of the Ombudsman kasunod ng mga reklamo at alegasyon ng grave misconduct at abuse of authority. Si Ines na isang airport operations expert ay nagsilbi bilang airport station manager at senior security officer ng ilang international airlines. Sinuspinde ng Philippine Ports Authority ang dalawang kumpanya na sangkot sa disembarkation mess sa Port of Manila noong November 30. 30 araw na sinuspinde ang Permit to Operate o PTO ng Ben Line Agencies, ang responsable sa logistical requirement ng MV Norwegian Jewel Cruise Ship na dumaong sa Port of Manila. Bukod sa Ben Line Agency, sinuspinde rin ang PTO ng Travel People Limited Incorporated, ang shore excursion agent ng nasabing cruise ship. Nag-viral ang cruise chaos nang dumaong sa Port of Manila ang MV Norwegian Jewel, kung saan 2,500 passengers ang bumaba pero 20 porter lamang ang sumalubong, kaya naging magulo ang sitwasyon. Ayon sa PPA, hindi katanggap-tanggap ang ganitong insidente. Sa January 6, 2024, isang panibagong cruise ship ang dadaong sa Port of Manila kung saan 3,000 pasahero ang bababa. Po rin po yung pagdaon dito po sa Port of Manila. Particularly suspended lang po itong Ben Line Agencies, yung cruise ship agent dito po sa nag-viral na cruise chaos. At sa ating po mga kababayan, wala naman po dapat ipag-alala. Ito po ay isolated incident lang. Magsisimula na uling bumiyahe ang Philippine National Railway sa rutang Naga-Legazpi sa December 27. Apat na biyahe ang tatakbo sa higit 100 kilometrong haba ng riles mula Naga City, Camarines Sur hanggang sa Legazpi City, Albay at pabalik. Kakibat nito ang pagbubukas ng 3 istasyon sa naturang ruta, Travesia, Daraga at Legazpi. Magsisimula ang pamasahe sa 15 pesos para sa unang istasyon at aabot sa 155 pesos hanggang sa huling istasyon ng tren. Nag-inspeksyon ang Department of Trade and Industry sa mahigit 20 tindahan ng paputok sa Bukawi sa Bulacan. Ayon kay DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, 3 sa mga ito ang nakita ng paglabag. May mga nakitang paputok o pailaw na hindi naman dapat ibinibenta dahil wala sa listahan ng DTI. Kinumpiska ang mga ito matapos na magsagawa ng inventaryo. Ayon sa DTI, importante ang inspeksyon para maiwasan ang aksidente. Yung nakitaan po natin, nag-issue po tayo ng notice of violation. And then, in-inventory po natin yung mga fireworks. And then, bali po yun, the sellers will be given 48 hours to explain. Isasama na rin po natin ang manufacturer doon sa violation. Tapos po, pinull out po natin yung mga fireworks and firecrackers. Isa pang witness ng prosecution sa natitirang drug case laban kay dating Senator Leyla De Lima ang nais na rin umanong bawiin ang mga pahayag. Nagsumite ng kanyang letter of intent to recant si retired Police Brigadier General Jerry Valeroso kay Judge Henergito ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206. Nakasahad sa sulat na may petsang December 18 na nagpasya siyang bawiin ang mga naunang pahayag upang mapalaya na ang lahat ng akusado na maling naakusahan sa korte.
Nais rin umano nito na ihayag ang buong katotohanan na pawang hearsay at kasinungalingan ang lahat ng reklamo laban sa mga akusado. Ayon pa sa sulat, 2019 pa niya binalak umanong magrekant, ngunit nangangamba siya para sa seguridad ng kanyang pamilya. Si Valeroso na dating investigador mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang nagsabi na nakita umano niya si De Lima na nooy Justice Secretary na dumalo sa concert ng convicted drug lord na si Herbert Colanco sa loob ng New Bilibid Prisons. Nakatakda ng manumpa ngayong araw, December 22, ang higit sa 3,000 passers sa 2023 bar examinations. Isasagawa ang oath-taking sa SMX Convention Center sa Pasay City alas 2 ng hapon. Lalagdali rin sa role of attorneys para maging ganap sila mga abogado. Ito ang unang pagkakataon na manunumpa ang bar passers sa kaparehong taon ng kanilang pagkuha ng pagsusulit. Nagkausap sa telepono sina Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi hinggil sa relasyon ng Pilipinas at China. Ayon kay Secretary Manalo, kapwa silang naging prangka at tapat sa kanilang pag-uusap na nagtapos ng maayos at may malinaw na unawaan hinggil sa posisyon ng bawat isa. Muling binigyan din ng DFA ang kahalagahan ng pagkakaroon ng dialogo upang mapag-usapan ang mga isyong nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa isang pahayag, isinisi naman ni Wang ang kasalukuyang tensyon sa West Philippine Sea sa pagbabago ng pulisiya ng Pilipinas at hindi pagtupad sa umunoy pangako ng bansa. Hinimok pa nito ang pamahalaan ng Pilipinas na gawing prioridad ang pagre-resolba sa kasalukuyang maritime situation sa WPS. Ang nasabing dialogo ay nangyari matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Economic Leaders Summit sa San Francisco, USA. Pinatawa ng 30 araw na suspensyon ng National Telecommunications Commission o NTC ang Suwarasag Media Corporation na mas kilala sa business name nito na Sunshine Media Network International o SMNI. Kasabay ito ng show cause order kung saan pinagpapaliwanag ang SMNI sa loob ng 14 na araw sa mga alegasyon ng paglabag sa prangkisa nito batay sa resolusyon ng mababang kapulungan ng Kongreso. Isa na rito ang pagbabago umano sa ownership o pagmamay-ari ng SMNI na walang pahintulot ng Kongreso. Itinakda ng NTC sa January 4 ang pagdinig kaugnay ng inilabas na suspension order. Una namang sinuspinde ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang dalawang programa ng SMNI dahil sa mga alegasyon din ng paglabag, bagay na itinanggi naman ng istasyon. Magpapatuloy ang Philippine National Police o PNP at ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang opensiba laban sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Ito'y bilang paghahanda na rin sa nalalapit na 55th anibersaryo ng komunistang grupo sa December 26. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Gene Fajardo, wala silang ipatutupad na suspension of police operation o SOPO gaya ng naging pahayag ng AFP na hindi sila magpapatupad ng suspension of military operations o SOMO. Noon lamang December 17, nakasagupa ang tropa ng militar at NPA sa barangay Malalay, Balayan, Batangas na nagresulta sa pagkasawi ng isang sundalo at ikinasugat ng 3 iba pa habang 6 naman ang nasawi sa panig ng mga rebelde. We will not lower our guards. Alam po natin na magkakaroon nga po at magse-celebrate sila ng anniversary itong December 26, yung CPP-NPA. So, hindi po tayo kukumpiyansa, lalong-lalo na po yung deployment natin doon sa mga police station na malalayo, na vulnerable po sa enemy attacks, ay nagdagdag po tayo ng pwersa doon, particularly coming doon sa ating mga maneuver forces, sa ating mga SAC troopers ay dineploy po natin saan sa mga vulnerable police station. Samantala, susunod sa GMK News. Philippine Ports Authority umapela sa shipping companies na maghanda ng dagdag na biyahe ngayong holiday weekend.
LTFRB personnel i-deploy sa PITX para agad na makapag-issue ng special permit. Abangan ang ikalawang bagsak ng ating balitaan mamaya sa GMK News. Kaya mga kasambahay, huwag po kayong magpapalit ng channel. Samantala, puntahan naman natin ang iba nating kasama, sina Joshua, Celine, Ian, and Tini. Thank you at good morning sa inyo at happy viewing sa lahat ng mga kasambahay natin na nanonood ngayon dito sa Good Morning, Kuya! Mga kasambahay, samahan niyo po kami uli ngayong Biyernes para sa isa na namang masaya at makabuluhang umaga. Napapanood niyo po ang ating programa via live streaming sa official YouTube channel ng UNTV News and Rescue. And of course, sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe. That's right! Grabe, iba talagang energy kapag Friday. Pero mga kasambahay, sa buhay natin, marami tayong dapat na pigilin. Gaya na lang ng sobrang pagkain, yan, paggastos, at maging ang pagsasalita. Kaya naman ilang tips ang ibabahagi namin sa inyo ngayong umaga kung paano ba tayo mas magiging mapagpigil. Abangan nyo po yan mamaya sa You Can Do It! Wow. At sa atin naman pong tampok na istorya ngayong umaga, tunghayan ang kwento ni Luna na lumaking walang ama at pinabayaan din ang kanyang ina. Nagsikap siya sa buhay upang magkaroon ng magandang trabaho sa ibang lugar. Pagbalik niya sa kanilang bahay, nalaman niya na nagbago na ang kanyang ina. Maayos kayang muli ang pagsasama nilang pamilya? Alamin natin yan mamaya sa ating Kristiyano drama. Attention naman sa mga mahilig sa Korean dishes. Dahil ngayong umaga, isang masarap na Korean recipe ang ituturo namin sa inyo. Yan ang cheese duck galbi. Kaya huwag niyong palalagpasin yan mamaya sa Cook It Right with Ira. Parang gusto ko yung tikman. Ang sarap. Pagka-cheese, no? Gusto ko. Ay, grabe. Parang yung nakikita lang natin sa mga pizza na ang haba. Hindi, may mga video ganyan. May mga ASMR. Ang haba na. Gusto ko yan. Pati Kim. Kaya abangan niyo po mamaya mga kasambahay dahil ilan lamang po yan sa makikita niyo po ngayong umaga. But in the meantime, magbabalik na muna po tayo sa kasaysayan. Taong 2001, nang maging sentro ng atensyon ang pagkapanganak sa kauna-unahang cloned cat sa kasaysayan na pinangalan ng Sisi na pinaikling copycat or carbon copy. Balikan natin ang naging kasaysayan ng matagumpay na cloning experiment na ito sa ating Today in History. December 22, 2001, ipinanganak sa araw na ito ang kauna-unahang cloned cat sa kasaysayan na pinangalan ng Sisi o pinaikling tawag sa copycat o carbon copy. Si Sisi ay bunga ng itinuturing na groundbreaking cloning work ng mga researcher mula sa Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences. Ang eksperimento ay pinondohan ng bilyonaryong businessman at founder ng University of Phoenix na si John Sperling. Na-i-produce ang cloned cat gamit ang nuclear transfer ng DNA mula sa cells ng isang female domestic short-haired cat na may pangalang Rainbow. Nang maging matagumpay ang nuclear transfer, ay inilipat ng mga scientist na kinabibilangan ni Dr. Dwayne Kramer ang embryo sa isang surrogate mother na nagngangalang Ali. Nang maipanganak si Sisi ay inampon at inalagaan ito ng cloned expert na si Dr. Dwayne Kramer at ng asawa nitong si Shirley Kramer. Nabuhay na normal ang pusa at pagsapit ng ikalimang taon ay nagkaanak pa ito ng tatlo na kanyang nakasama sa isang customized two-story cat house. Noong March 3, 2020, ilang buwan makalipas na magdiwang ng kanyang 18 kaarawan ay pumanaw ang pusa. Ito ay matapos na ma-diagnose si Sisi na mayroong kidney failure. Interesting. Ang daming lumabas nung time na to, nung ginawa nila to, na parang sabi nila, parang immoral daw yung ginagawa na to ng pagkuklot. Pero sinasabi naman nung iba na, bakit magiging immoral? Eh, ang laki nang maitutulong nito sa atin, lalo na kapag nagkaroon daw ng mga endangered species. Kumbaga, kung hindi daw talaga kaya na sila mismo yung magparami sa sarili nila, at least makakatulong daw ang siyensya para kahit papano, mabawasan nga yung pagdami ng mga animals na nagiging endangered. Kaya sinasabi, hatiin, hatiin
yung naging ano ng panig nung ginagawa nila to at nagtagumpay nga itong pagko-clone natin dito sa ating pusa. Kaya sinasabi nila na parang ano pa talaga dapat, papayag ba tayo or wag ba tayong pumayag? Kasi sinasabi nila baka nagsisimula lang yan sila sa animals tas sa susunod sa tao na. Parang ganun. Tsaka yun nga, ang alam natin kasi kapag cloning, carbon copy, di ba? Parang talagang dapat kamukhang kamukha. Sinasabi din naman nila, hindi lang naman daw yun sa physical, parang dun daw sa ugali din. Kasi parang yun yung isa sa gusto nilang mangyari, na parang yung iba, nag-aalaga ako ng hayop. Eh gusto ko, kaya ko minahal yung hayop na to, na inalagaan ko, ganito siya, ganito siya, ganito siya, yung ugali. Parang gusto nila na kapag nag-alaga sila ulit ng panibagong animal, ganun din yung katulad nung ano, katulad din nung alaga nila before. Kaya natutuwa yung iba na may cloning. Kaso mahal eh. Nasa 35,000 daw yung parang pinakamura. Tapos dito sa South Korea, meron na sa $100,000 pag nagpa-clone. Grabe naman. Dollars yun ah. Pero yun nga, iniisip natin na ethical ba siya na gawin na kunyari. Ito, isang experiment na parang pag ginawa siya on a larger scale. Kumbaga, matatanggap pa rin ba natin kapag ganito na ang ginagawa sa mga hype? Kumbaga, hindi kasi natin alam kung ano yung mga implications na pwede mangyari. Kasi syempre, dinesign ng Diyos yung mga hayop or yung mga organism na mag-reproduce sa sarili nilang capabilities. Kasi may ano eh, meron din siyang may dahilan kung bakit kailangan ganun. Kasi nape-preserve yung mga gandang klase na traits or DNA ng mga hayop na kapag kunyari, may defecto si ano ba, may pangalan ba siya bago siya naging CC? O basta si Rainbow, si Rainbow 'di ba? Oh, si Rainbow yung nanay. Kunyari si Rainbow meron siyang genetic defect ganun. Tapos galing dito sa genetic defect na dito tayo nag-clone ng bagong breed ng mga pusa. Kunyari, isipin na natin on a larger scale. Ibig sabihin yung mga future na pusa laging may defect na ganito. Kumbaga yung pipiliin mo laging pusa na mare-reproduce, laging may problema. Kaya kumbaga yun yung isa sa mga kinoconsider nila na inisip na pwede maging drawback ng cloning. Baka mai-reproduce mo yung pangit na genetic mutation siya. Na dahil pa doon ma-wipe out yung entire species na yun. Isa yun sa mga kailangan i-consider. Pero kumbaga kung tutuusin nga, marami silang gustong ma-achieve with cloning. Isa na doon yung pag-harvest ng mga internal organs. Yun yung isa sa mga siguro dahil kaya hindi ethical kasi hindi natin kayang gumawa ng artificial na mga organs eh. 'Di ba? Kapag ka nagka-problema ka sa kidney ba? Hindi na dialysis. Kidney 'di ba? Pag nagka-problema sa kidney, dialysis ang ang paraan or ta-transplant which is very risky. Kasi nga yung compatibility. Ang sinasabi nila kapag clone mo, kumbaga, ang clone mo, compatible sa'yo, sure ka na compatible sa'yo yung organs na yun. Pero syempre, di ba, yung ethical ano nun, views nun kapag kukunin mo yung... Pero kaya maraming mga movies na nanggaling sa mga gantong idea, di ba? Meron nga ako napanood, ganyan na ganyan din yung concept. Actually, kahit naman hindi siya futuristic, meron akong napanood na movie na yung idea is the same thing. Na yung anak niya, pinanganak siya na merong cancer. Tapos, the only way para maligtas yung anak niya is through bone marrow transplant. Kaso, walang nag-fit na bone marrow transplant. So, ang ginawa nila, nag-anak sila ng isa pa para yung kapatid niya yung magdo-donate. So ito hindi kinlona, pero using your sibling para lang maging ka-harvestation ka at ilagay sa kapatid mo. 'Di ba 'yun kinoconsider na unethical? Paano pa kapag clone, 'di ba? Madami tang talagang dapat i-consider. Isa pa katulad dun sa sinasabi mo kanina, kay carbon copy, 'di ba? Isa sa mga idea nila para magaya yung ugali, no? Para kaya nagko-clone para halimbawa namatay yung alaga ko. Merong ganun na ganun ulit. Alam niyo ba meron ng mga parang laboratory na ino-offer yan sa mga tao. Like for example, isa siyang laboratory na halimbawa namatay yung pusa mo and you want the same cat, gagawa namin ng clone yung pusa mo. Galing dun sa namatay na pusa. So, para siyang kino-consider na twin nung pusa mo. So, same na ugali kung paano mo siya naalagaan, ganun din siya. Hindi ka malulungkot kasi 'di ba pag nakakalungkot daw pag namatay yung alaga. So para hindi ka malungkot, i-clone natin yung pusa mo.
Parang iniisip ko, parang ayoko maging ganun yung trend niya. Oo. Saka medyo weird, kasi tingnan niya, diba, tayo, ang tao kasi, magkakaiba tayo ng personality. Mm. Ginawa ng Diyos tayo na magkakaiba, unique. Na unique tayo. Oh. So kung merong 7 bilyong tao, may 7 bilyon na personality na nag-exist. Diba? Sa dahon nga, magkakaiba yung print. Diba? Yung zebra nga, magkakaiba yung print. Tapos gusto natin, lahat magkakamukha. Yun nga, diba? Pagka lahat ni-replicate natin. Oo. Tsaka sinasabi nila na medyo yung buhay nga daw ng mga kinoklone, parang hindi nila ina-expect na haba. Pero ito talaga kasi humaba. Umabot siya ng 18 years. Kasi parang nakikita nila is, familiar ba kayo dun sa mga genetically modified, di ba? Yung mga ganun. Oh. So parang ang nangyayari, nung pag mga genetically modified, parang yung liger nga eh, di ba? Yung lion and tiger. Diba sandali lang yung buhay niya. So nakikita nila na kapag nagpatuloy pa tong cloning, pwede siguro makokopya mo, pero hindi rin tatagal yung buhay. So malulungkot ka lang din ulit. And then the cycle goes on and on. Ulit-ulitin mo na lang din yung pagkuklone kasi namimiss mo yun. So parang walang katapusan na ganun lang din yung mangyayari. Kaya importante talaga na mag-move on na lang tayo. Contentment din, di ba? Na hindi ka naabot sa ganun. Saka yung acceptance na hanggang dyan na lang yung buhay niya. Kaya, saka may natututunan tayo sa mga ganung pakiramdam eh. Di ba, mas minsan nag-grow tayo dahil nakakaranas tayo ng mga ganun. So, mas maganda siguro yung ngayon, huwag mong tatakpan. Hayaan mo yung sarili mo na, kumbaga, maka-move on ng pusa. Kasi pag inisip natin lang, may clone. Kumbaga, parang pag naging independent tayo sa clone, parang wala nang value. Yung hindi mo na siya papahala. Di ba yung life na isang halaga mo or kunyari napunta na sa tao yung cloning, parang wala mismo na. Ko, gawan mo ko ng kasi cloning. Kasi pwede na i-clone na lang para i-extend na lang. Saka di mo napapahalagahan kasi nga kapag okay lang yan, mapapalitan ko naman. Mayiging ganun na. Pwede naman yung i-clone ulit. Kaya siguro wala na tayo masyadong balita ngayon sa mga or siguro hindi na masyadong aware. Pero, kasi ito 2001 pa, taon, hindi lang pinanganak si Tini. Kaya alamin natin kung ano kaya ang totoong ano. Wala sa alam ko kamukha si Sis Grace. Feeling ko, clone ka ni Sis Grace. Ay, naku po, 2001 eh, no? Alam ko pa naman kamukha. Sinasabi ko sa inyo, hindi po ako clone, mga kasambahay. Ako po ito, nag-iisa. Ala, ako rin maraming kamukha. Ay, oo. O, sa mga sosyo. Okay lang yung kamukha siguro. Pero yun nga, di ba yung parang pati ugali mo. Parang hindi ko rin makita yung sarili ko. Ibang biglang may nagpa-clone sa akin. Tapos paano pag bumalik ako? Dalawa na kami. Dalawang Tini yung host natin dito. Saka yung pagkakaiba kasi, di ba? Nagpa-promote siya ng diversity, magkakaiba tayo. Paano pag pare-pareho tayo? Di para tayo lahat robot. Di ba? Kaya dito natin kanina si Sisi. Ina-expect natin kanina, di ba, yung galing ka sa, yung sa, yung nanay niya. Yung galing kay Rainbow, di ba, parang iba yung coat niya eh. Parang brown na ano siya, wala siyang white. Tapos may white kasi si Sisi. Oo, si Sisi nagkaroon ng white na pattern. Iba. So parang, hindi pala ganun nag-work yung cloning na, mag-aakala natin. Akala natin parang mirror image talaga nung pinanggalingan. Pero hindi lang siya yung hayop na na-clone na, di ba? May mga ibang hayop pa na na-clone, di ba, yung binanggit mo kanina. Anong taon yun? Yung si Sheep Nadal, ano siya, 1996. Talaga, ganun pero mahaba rin yung buhay niya, namatay siya 2003. So, 7 years din siya nabuhay. Parang may mga nakita akong pictures nun eh. Nung, parang nakaano siya. Parang nakabalot siya sa parang artificial na sack. Ano ba tawag sa mga, yung placenta? Diba ganun ginagawa? Inunan. Ganun. Tapos pinanganak. Ang hirap no, parang ang hirap ma-fathom talaga kapag ka. Paano pag tao yung i-clone? Saan tayo ilalagay? Walang umabot na ganun. Oo, saan ilalagay? Ano yung gagawin siya, parang bubuuhin siya yung parang yung mga genes niya tapos ilalagay sa parang surrogate mga ganun. Oh, may mga ganun naman na ngayon na ginagawa, diba? Yung mga ba? In vitro, maraming mga procedure. Pero hindi galing sa... Pero ito kasi, hindi kasi, halimbawa yung ano, surrogate parenting, hindi kasi siya kinuklone, di ba? Galing pa rin yung genes, dalawang... combination pa rin. Pero ito, parang mahirap ika-carbon. Hindi ma-reach, parang hindi ma-ano ng utak ko talaga kung paano nila naisip na gagawa sila ng ganito. Ganun talaga, kalawak na rin talaga yung kayang gawin ng siyensya. Hindi ko alam kung matatakot ako or ma-excite ako in the future, di ba? Parang hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kaya mas maganda. Guided pa rin na ethical na reasoning. Hindi pwede yung parang, although ngayon parang sabi mo, parang ang dami ng posible na pwedeng gawin. Pero kailangan, exercise pa rin natin yung... Naturalesa. Oo, yun pa rin. Kasi nga,
di ba, nagkaroon ng mga GMOs ngayon, binabanggit mo kayo na. Tapos nagkaroon ng, ngayon di natin nakikita, kunyari, bagong discovered pa lang, di natin nakikita yung mga adverse effects na ito or yung mga pwedeng maidulot na itong masama. Kasi nga, bago pa lang. Kaya, kumbaga, sa mga ganun pagka, sa mga times na pinapakailaman na natin or parang minumodify na natin kung ano yung natural talaga na dinesign ng Diyos talaga. Expect natin baka mamaya may mali dun. Kasi nga, syempre, ginawa ng Diyos. Yung nag-design nun, perfect yung nag-design nun eh. Kumbaga, kung gagawa siya, alam niya yun. Kaya pag kunyari, minodify mo yun, eh, hindi ka naman perfect na tao na magaling mag-design. Hindi mo alam kung ano yung mga pwedeng repercussions ng mga pagtitweak mo dun. Kaya expect mo na baka mamaya, hindi ganyan yan, hindi dinesign na ganito yan. Huwag mong iibahin. Saka minsan yung mga ganito, di ba, parang dapat matuto na tayo na yung mga ginagawa natin ganito, ang nangyayari, bumabalik sa atin. Tayo yung naaapektuhan din, yung negative na resulta ng ginagawa natin, babalik din sa atin. Kaya siguro, it's high time din na parang maano natin yun, na sana ma-realize din yun yung mga gumagawa ng mga ganito. But still, kung yun yung nakikita nila na parang sinasabi nila makakapag-improve nga ng mas technology pa natin, ng science, hindi na natin alam. Galing ka. Tama yan. Clone ni Tini. Ikaw na si clone. Ayoko. Ayoko nga na may kaati, tapos gagawin nyo. Anyway. At yan ang ating Today in History. Maasang bahay. Huwag po kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Pansin mo ba mga kasambahay ang pananakit ng iyong dibdib tuwing ikaw ay kumakain ng maanghang? O tila parang may nakabara sa iyong lalamunan sa tuwing ikaw ay lumulunok? Kung ito ay madalas mong nararamdaman kasambahay, ikaw ay maaaring nakararanas na ng sintomas ng gastroesophageal reflux acid o mas kilala sa tawag na GERD. Upang malaman ang iba pang mga kasagutan tungkol sa sakit na GERD, ipapaliwanag yan ang ating panauhin na si Dr. Suzette Coherman, a gastroenterology specialist from Makati Medical Center, hosted by Dr. Sara Barbacabudir. Dito lang sa programang Doctors on TV, ngayong darating na linggo, December 24, 2023, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Only here at UNTV. Your public service channel. Good morning, Kuya! Ay, may tanong ako sa inyo. Ha. Sa tingin nyo, sino ang mas kamukha nyo? Mama nyo or papa nyo? Oh, yan. Ito ako clone to niyo lang kamukha ko si mama, pero hindi. Ka-aura ko lang siya. Lahat ng features ko sa father. Parang ayaw mo. Hindi, pero yun yung totoo. Pag tinignan niyo yung kami ni mama, malaki bata niya, akin hindi. Ganon. Tapos, pag tinignan mo isa-isa, hindi kami magkamukha talaga. Pero pag sa malayuan, yung aura, magkapareha. Ikaw, bros. Ate, dito. Ang galing. Oo nga, totoo. Ito parang sa father side, tapos ito mother side. Wow. Amazing. Happy ka naman sa kanilang basahan. Nakangiti naman, no? Okay naman. Wala na magagawa eh. Chusy ka pa. Nahingi na lang tayo. Chusy pero ito mga kasambahay, hindi lang kasi sa itsura ang namamana natin sa parents natin dahil pati yung ugali o yung habit nila, naku, nakukuha din po natin yan. Kaya ang tanong natin sa ilan nating mga kasambahay, ano ba ang habit nila na nakuha nila sa kanilang mga magulang? Panoorin natin dito sa Viewpoint.
Wala po. Nakita ko sa magulang ko na pahalagan yung mga bagay-bagay kahit may liit. Kasi mga magulang ko masihinop eh kahit sa maliit na bagay, nakontento na sila. Tsaka yung pagiging hardworking, yun yung na-adapt ko sa kanila. Meron mga bagay na parehas kaming nagawi. Meron namang hindi. Para sa akin, syempre, titignan natin yung magandang habit ng magulang mo na kapakipakinabang tulad ng, yun nga, pagiging hardworking, pagiging grateful sa mga bagay-bagay. Syempre, titignan natin yung mabuti. Titignan mo yung nakikita mong magagamit mo, ma-apply mo sa buhay. Tapon mo yung mga yung hindi maganda. Wala naman po. Ang alam ko lang, yung alak lang po. Yung ugali ng magulang ko noon, ang namana ko sa kanila, yung pinaka-ano nila, yung pinaka-malupit na magulang, yung nananakit sa mga bata. Yung iba, pwede kasi ang magulang naman namin, mahal naman nila kami. Kaya lang, mayroong mga pagkakataon na hindi pwedeng tularan yun. Kasi yun nga, konting kwan lang, konting pagkakamali lang, nagagalit sila. Meron, pag-inom lang. Alak. Pero tinigilan ko na rin. Ang nagawa ko na ngayon, siguro yung maging mabuti lang na anak. Buting tao lang. Siguro sa akin hindi lahat yung yung ikabubuti lang sa kanila, yun ang gayahin nila. Pero yung masama, wag na. Siyempre yung mabuti para ikakaganda ng buhay nila. Halos magkaparehas naman po kasi kung alin naman po yung tinuro nila sa amin, yun din po yung pinalakayan namin ngayon. Yung mabuti po. Para rin po kasi kung maging mabuti ka po sa kapwa mo, magandang po yun na maipakita mo sa kapwa mo na yung pagiging mabuti mo po. Sa akin naman po, may bisyo po yung tatay ko dati, parang pag-inom din po, pero mga kabataan po, pero ngayon wala po, kaya yung mga bisyo po, hindi ko po nakuha sa kanya po. Pero sa akin naman po, pagiging mabuting tao, kasi yung nanay ko po, lagi pong tumutulong sa mga may kailangan, ganun. Ay, sa palagay ko po, hindi po kasi, so, kasi parang kami po, Gen Z, sila po parang millennial po, ganun. Kaya po parang nahihiwalay po yung habit na. Una po, dapat titignan po muna natin kung tama ba yung makinigol sa magulang natin. Kasi nasa atin din po yun, tayo po magdedesisyon kung tutularan po natin sila. Kung mabuti naman po yung ginagawa nila, dapat po nating tularan. Ganun lang din po. Kasi po, kung masama naman po, dapat na hindi po talaga tularan yung mga habits or yung mga gawi na ginagawa ng mga magulang natin. Siyempre po yung mabuti kasi yun din po yung makakaganda, makakatulong sa atin. Hanggang sa paglaki po natin, makakasanayan na natin. Kayo ba, sa tingin nyo, anong ugali ng parents nyo yung nakuha nyo? Mahilig mag-ipon. Mahilig mag-ipon. Ikaw, sabi. Mahilig ka bang gumastos? Feeling ko yun yung parang pinaka nakuha ko sa nanay ko. Kasi yun yung kinalakihan ko, nakikita ko sa kanya. Kung saan-saan siya nag-iipit ng pera. Tapos kapag kailangan na namin, may nauhugot siya. Natutuwa ako sa ganun. So yun isa sa mga nakuha ko siguro sa mother. Ikaw? Siguro yung matiis. 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 Ikaw naman. Ako din, ganun din. Nag-iisip din. Kasi si Mamsi ko, di nagsasalita, kaya di rin ako sasalita. Di rin ako, di ba? Diba? Tahimik lang tayo sa umpisa. Napag-usapan natin yan dati, di ba? kahit may dinadamdam na, yun, ganun. Kahit may dinadamdam ka na, hindi ka lang magsasalita, nakatahimik ka lang. Tapos ikikwento mo na lang, pagtapos na, ganun. Yun yung tingin ko talaga. Pero ikaw, may mga, yung mga... Bukod sa pag-iipon. Bukod dun yung parang... Sa ugali. Siguro, strong kasi personality ng nanay ko eh. Strong ka rin. Hindi yun yung nakita ko sa kanya na parang kapag hindi siya umiiyak, bihira mo makikita na iyak. Tapos... Nanonood ngayon siya, Grace. Nakita ko yun sa kanya. Yung strong yung personality niya. So ako, yun yung nakita ko rin siguro. Yung parang nakita... Oo nga, nung high school ako, parang...
awayin, parang hindi ako maaway ng lahat kasi alam nila papalaga ko yung ganun. Ganun talagang, ganun ka strong. Tapos yung mga kaibigan ko, mga lalaki, kasi kapag babae yung kasama ko, hindi nila kaya yung ugali ko na kaya ko mong sumabay kasi, ayun ko, siguro kasi ganun ngayon nakikita ko sa bahay, kuya ko, sa mama ko, ganun nakita ko. Kasi syempre, maaga ko nawalan ng father. So parang, ganun yung biglang naging shift niya na parang kailangan maging strong siya for us. So ako naman, yun yung nakilakihan ko. Hindi ako naging parang naging dependent sa mga nakapaligid sa akin. Gusto ko ako, kaya nga dumating sa point, diba, Tinsibin, sinabi ko sa'yo na pag may project, ganyan, ako na lang, bigyan niya na ako pera, ako gagawa lahat. Yun. Ganun, yung parang naging sobrang independent ko na parang ayoko na minsan nang may kasama ako sa ginagawa talaga. Ko. Ganun. Kaya kadalasan talaga, hindi naman din talaga, malaki yung factor na namamana, pero mas malaking factor kasi sa namamana, yung natututunan natin sa mga magulang natin, kung paano tayo ni-raise, kung paano natin nakikita sa pagkilos nila, ganun din natututunan natin. Kaya talaga, sa mga magbabalak, bumuo ng pamilya, dapat talaga handa ka. Kapag ka nagkaroon ka ng anak, kailangan maturuan mo ng values talaga or i-practice mo kasi dun. Kasi mahirap yung ituturo mo lang tapos yung ipapractice mo, iba. Kasi iba yung nakikita nila. Kailangan i-practice mo yung ugaling Kristiyano. Diba? Kaya lipat naman tayo sa ating Kristiyano drama. Lumaking walang ama si Luna at ang kanyang mga kapatid. Pero ang nagpabigat sa sitwasyon, maski ang kanilang ina ay kinabayaan din sila. Pero nang magkaroon na ng trabaho si Luna, bumalik siya sa kanilang bahay kung saan naroon ang mga kapatid at ang kanilang ina na matanda na at mayroong sakit. Magiging maayos pa kaya ang kanilang relasyon mag-ina? Panoorin natin. Eso es todo. Compartan. ¿Oyeron? La extrañas, ¿verdad? Señorita, tiempo sin verla. Todo bien. Sí, tenía mucho tiempo sin regresar aquí. Vamos directo a casa, por favor. Anita, es Luna. ¡Voy! Hola. Hola, buen día. Eres Anita, ¿verdad? Sí, soy yo. Bienvenida a casa. Gracias. ¿Mamá? ¡Hija! ¡Te extrañé! ¿Y cómo estuvo tu viaje, hija? Bien. ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar aquí? No mucho, mamá. Bueno, me voy a dormir porque estoy cansada. Está bien, hija. Hola, buen día. Buen día. Soy Lucía. ¿Qué desea? Hoy me toca cuidar a tu mamá. ¿Ah, sí? ¿Otra cuidadora? Permiso.
Buen día. Buen día. Eres Karina, ¿verdad? Sí, y él es nuestro chofer, Julio. Vinimos a buscar a tu mamá. Sí, ya me dijeron, yo también voy saliendo, pero pase. Vamos a pasar a arreglarla. Gracias. ¿Pero estás segura de su decisión? Sí, me he decidido. Pase lo que pase, mis hijos no serán abandonados. ¿Cómo será? Ay, ya. No se preocupen por mí, ya soy una vieja. Además, voy a durar muy poco en este mundo. Hola, Anita. Hola. Wow, llevas mucha harina pan. Sí, es para nuestro evento llamado Midicuida. ¿Midicuida? Sí, somos miembros de la Iglesia de Dios Internacional y tendremos tienda gratis. ¿Ah, sí? Sí, y además de ayudarlos, es una oportunidad para presentarles nuestras enseñanzas aquí en Miembros de la Iglesia de Dios Internacional. Ah, ok, pero si solo aceptan la ayuda y no la enseñanza. Si la aceptan o no, eso depende de ellos. Lo importante es que le hicimos el bien. Qué bien, porque hay quienes, sus padres e incluso sus propios hijos. Bueno, puedo ver lo que hacen por mamá. Si necesitan algún pago extra, solo díganme. Porque veo y reconozco que lo que hacen es un trabajo muy duro. ¿Pago? Sí. Aún no entiendo. Bueno, ¿no son ustedes los que fueron contratados por mis hermanos para cuidar de mamá? Me llamaron y me dijeron que necesitaban a alguien para cuidar a mamá. Entonces le dije, bueno, contraten a alguien que yo me encargo del pago. Ahora me entero que las tres cuidadoras son miembros de la iglesia donde mamá pertenece y la cuidan gratis. Bueno, Luna, no necesitaban cuidadores. Esos son cuidadores. ¿Dónde está el dinero que he enviado? Tu dinero está guardado, tranquila, pero regreso sin que te falte nada. ¿Entonces les parece bien que otras personas la cuiden gratis? ¿Qué van a pensar los demás de nosotros? No me interesa la opinión de los demás. Para mí es igual si se les paga o no. Si tanto te preocupa, ¿por qué no la cuidas tú? Caramba, Luna, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Acaso se te olvidó que mamá apenas se preocupaba por nuestras necesidades cuando éramos niños? No dejaba pasar hambre mientras ella comía muy bien. Tu hermano enfermó y se me fue muy difícil lograr sacarlo del hospital. Jorge y yo dejamos de estudiar para ponernos a trabajar, para que tú siguieras estudiando para que te graduaras. Y ella ni se preocupó por nosotros. Aquí tienes todo tu dinero. Este es el dinero por cuidar de mi madre. Lo siento, pero no recibimos ningún tipo de pago. Todo lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo para ayudar a tu madre es en nuestro propio empeño de continuar con la doctrina dada a la hermandad, con la ayuda y la misericordia del Señor. ¿Por qué hacen esto? En tiempos antes que nuestro Señor Jesucristo fuese crucificado, Él lavó los pies a sus discípulos, dando como ejemplo que Él, siendo Señor y Maestro, hizo eso con sus discípulos, para que sus discípulos hicieran lo mismo los unos con los otros. Y ahí entendimos nosotros que debemos servirnos los unos a los otros. Servir unos a otros. ¿Cómo mi madre puede servirles? En la condición de tu madre, con sus oraciones es suficiente para nosotros, para la hermandad. Espero que sus oraciones estén siendo escuchadas. ¿Por qué no le das el dinero directamente a tu madre o le compras algo que necesite? Debes entender
que la madre que conociste anteriormente ya no existe, ya cambió. Gracias, hermano. Me voy a ir al hotel unos 3 o 4 días porque allí se va a realizar la capacitación patrocinada por la empresa. Y después de allí me voy al aeropuerto. Está bien, hija. Que Dios te bendiga y te proteja. Madre, te doy gracias por cuidarte. Vamos a pasar primero por la casa antes de ir directamente al aeropuerto porque dejé algo allí. Mamá, ¿qué está pasando aquí? Déjenos solas, hermana, por favor. Está bien, mamá. ¿Mamá? No te lo he dicho, hija, pero tus hermanos ya lo saben. Y a ellos no les importa. Oh, hija, he vendido nuestra casa. ¿Qué? ¿Por qué? El dinero de la venta lo vamos a compartir entre los cuatro. Y el mío será para algo muy importante. ¿Tienes alguna enfermedad que no conocemos? Porque te seguí una vez cuando saliste y estabas en el hospital y en la playa. Vámonos. Sí, señorita. Yo no, hija. Ella es Febe. Ella fue mi primera cuidadora. Ella venía día y noche y me atendía. Hasta dormía en la casa para cuidarme. Con el ferviente amor que le tiene a nuestros hermanos. Y con el don que Dios le ha dado, lo usó para cuidarme a mí y a mis hermanos. Ella tiene leucemia, hija. Necesita un trasplante de médula ósea para combatir su enfermedad. Los hermanos ayudaron con la operación, pero aún no ha sido suficiente. Y lo hice para servir. Así como mis hermanos me sirvieron a mí también. Tengo un gran pecado, hija, con ustedes. Cuando tus padres nos abandonaron y se fue con otra mujer, yo me sentía tan, pero tan molesta. Casi le di la espalda. Prácticamente lo sentí. Pero al menos de esta forma puedo enmendar mis errores. Dios suplirá lo que falta para que escuchen mis oraciones para con mis hijos. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir?
Encontré una pequeña habitación en alquiler. Mi pensión es más que suficiente para pagarlo. Y estaré allí hasta que yo descanse. Mamá. Hola, hola. Pensé que te habías ido. No, decidí quedarme más tiempo con mamá. Kung ako nga na Panginoon at Guru ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat din mga hugasan ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. 1:13-15. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan na mangagpatuluyan kayo ng walang bulong-bulungan na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. 1 Pedro 4:8-10. Grabe rin yung nagagawa kapag meron kang aral ng Diyos sa puso, di ba? Minsan yung iba nawawala na ng pag-asa sa'yo, pero kapag nakakilala ka ng aral ng Diyos, pwede kang magbago eh. Kaya yun yung nakita natin dito na kung dati hindi niya nakakandili yung pamilya niya, yung mga anak niya, pero dahil sa aral ng Diyos na natutunan niya, natanim sa kanya, naramdaman niya yung pag-ibig dun sa brotherhood nga na tinatawag niya, no, yung mga kapatid niya sa pananampalataya, nagbago siya at nakita rin yun ng mga anak niya. Tama. Kaya iba't iba ang kwento rin, no, ng ating mga kapatid at pati na rin ang ating mga OFW. May mga nakakapagpabahagi na rin ng masasayang karanasan. Pero may ilan na may mga malungkot na pinagdaraanan. May ilan na nagigipit habang ang iba ay labis ang pangungulila sa pamilyang naiwan sa kanilang bansa. Kaya para sila ay mabigyan ng kaunting saya, isang kawang gawa ang inilaan natin para sa kanila. Nagpapasalamat po ako kasi meron niya yung mga tao na mabuti ang kalooban, meron pa palang mga taong handang tumulong sa mga nangangailangan po. Maraming salamat po sa Diyos at binigay niya po kayo ang MCGI para makatulong po sa amin dito sa Bangkok. Sahod po kasi namin sa dito po sa Thailand once a month lang, hindi po compared sa Pilipinas is every quincenas po, di ba? Eh dito po once a month, so we have to budget our money hanggang buong buwan na po yun. So ngayon na tumulong din po kami doon sa pamilya namin nung nakaraan. Ngayon po kasi Petsa di Peligro yung po tawag namin eh, Petsa di Peligro, so parang third week parang kapos na po kami. So, sakto po yung timing ng MCGI na tumulong po din. Andito po kami. Yung pagod mo, yung namimiss mo sila, kahit na gusto mong umuwi, pero di ka makauwi. Kasi nga, kulang naman po yung... kulang naman po yung... ano po? Yung sahod mo. Kasi nga, pag nagbibisa ka every month, wala. Utang doon, utang doon. Kaya yun, kulang na kulang po talaga. Sa sahod ka ngayon, wala nang matitira. Kasi nga,
yung iniisip mo yung visa mo, yung papadala mo sa bahay, sa mga bata. Tapos wala ka nang matitira, uutang ka na naman, ganun. Kaya malaki yung, ano to, mahirap yung struggle. Yung nandito ka na, yung mag-isa ka lang ba? The people are so kind, so nice, very welcoming. I could feel the air, the atmosphere is like, it's in the heart. Giving is in the heart. It's not for something. It's for like within. So just wanna thank you for this kind of program that you have made in which I became part. Nagpapasalamat po ako sa Diyos po na they, God made them like the instrument to help us po. Mga OFW po dito sa Bangkok po. The whole experience was very overwhelming din po. Na sobrang saya po. Nanatulungan po kami at nagkatipon-tipon din po kami mga kapwa Pilipino. Minsan lang din po kasi kami nagkakatipon. At hindi naman ako member, paano yan? Sabi ko. Sabi, eh, basta ilagay mo lang na hindi ka member, sabi niya sa akin. Baka naman hindi pwede pag hindi ka member. So, nagpapasalamat po ako kasi meron nga yung mga tao na mabuti ang kalooban, mabuti ang mga, na mayroon pa palang mga taong handang tumulong sa mga nangangailangan ko. Maraming salamat po sa Diyos at binigay niya po kayo ang MCGI para makatulong po sa amin dito sa Bangkok. Then, kasi alam mo naman, dito sa Bangkok ngayon, marami rin namang mga ano to, naghihirap na kagaya namin, yung mga lalo na yung mga kulang sa trabaho or yung mga nagbibisa, ganun. Kasi ang visa naman dito mahirap kapag wala kang working permit every month na nagbibisa ka, nagbabayad. Kaya ito, malaking opportunity sa amin ito na yung malibre ang mga iba't ibang mga kailangan. Maraming salamat po sa MCGI na siguro ikwinan ni Lord na makatulong sa mga tao, lalo sa mga mahihirap. Sana po marami pa po silang matulungan na kagaya namin. I have nothing against religion. Hindi dahil mga kababayan natin sila, pero yung tinuturo kasi ng salita ng Diyos ay gumawa ng mabuti. Hindi tayo magkakilala, but the thing is, wala kayong boundary, wala kayong wall. And what you did was an impact to the Filipino community here, even though 200 lang. But those 200 people will make testimonies about what you have done to. Ngayon nakita namin yung puso ninyo na meron kayong malasakit sa ating mga kababayan, yung bang totoong serbisyo mula sa puso. And that's what matters. Magpapasalamat ako sa Panginoon, nandito po kayo, at sana'y hindi po itong katapusan at ito po'y maulit-ulit, sapagkat hindi po sana material ang habol po natin, kundi yung spiritual side, no? Kasi kung wala pong spiritual, hindi na manghihina rin po tayo, hindi po ba? Thank you very much. Thank you very much. Yeah. God bless you. More power to MCGI. Bahagi ng paglalakbay natin yung paggawa
noong mabuti na kalooban ng Diyos. Bahagi ng ating paglalakbay ang pakikipagkapwa-tao, ang pagkakaawang gawa. Bahagi yun ang ating paglalakbay. Hindi isang bagay yun na gagawin mo lang kung kailan mo gusto, kung hindi. Kung ito'y nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin, obligasyon natin na ito ay gawin. Huwag nating ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan. Salamat sa Diyos sa mga hiling ng puso na pinagbigyan. At kapag meron tayong mga idinadaan sa buhay, syempre ang agad po nating nilalapitan ay ang Diyos. Kapag meron tayong kahilingan, dumadalangin tayo sa Diyos na sana ay matupad. Pero paano ba malalaman na pinakikinggan tayo ng Diyos sa ating mga panalangin? Alamin natin sa ating Biblically Speaking with Brother Eli Soriano. Sa 7:21 ng Mateo, ganito po nakasulat. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun po ang prerequisite. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Para tayo makatiyak, kailangan tiyak natin ang ginaganap natin, kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos para sa asawa. Sabi ng Diyos, iibigin mo ang iyong asawa, lalaki, gaya ng iyong sariling katawan. Huwag kang maging malupit sa asawa. Huwag kang maging mapait sa kanya. Magtapat ka sa kanya sa lahat ng araw ng buhay mo. Maraming mga batas ang Diyos sa mag-asawa. Babae, ganun din. Tapos, yung sa anak, ganun din. Yung mga anak, aalagaan mo, tuturuan mo ng saway at aral ng Panginoon. 6:4 ng Epeso at 22:6 ng Kawikaan. Yung iyong kapitbahay, mamahalin mo. Love your neighbor. Hindi ka magiging kaaway ng neighbor mo. Maraming aral ng Diyos na nababasa sa Biblia. Gaganapin mo yon, kapatid. Pag ginaganap mo yon, pag nanalangin ka, natutuwa ang Diyos sa'yo. Parang yung apo ko, pag tinawag ako nung apo ko, pag narinig ko na yung salitang kaka, sabi niya, kahit natutulog ako, nagigising ako. Pag narinig ko yung kaka, para bang yung boses nung mahal mong apo ay pumapasok hanggang sa kaloob-looban. Pag naglambing, hindi mo pwedeng tanggihan. Pag may hiniling, kahit nga masakit yung tuhod ko, halika, kakalika, dali, takbo. Masakit yung tuhod ko, hatak-hatak ako Hindi bali na, kahit masakit na. Pagkamahal mo yung bata, no? Ganun ang Diyos, kapatid. Pagka sumusunod ka sa Kanya, pinakikinggan Kanya. Ano man ang iyong ipanalangin, pinapakinggan Niya. Huwag ka lang hihingi ng masama. Pagka mabuti, bibigay niya. 5:14 ng unang Juan. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo Niya. Pinapakinggan ka pag humihingi ka ng bagay ayon sa Kanyang kalooban at gumaganap ka ng Kanyang kalooban. Kaya, bawa, mahal mo asawa mo, inaakay mo mga anak mo, mahal mo kapwa mo tao, mahal mo yung mga mahihirap, tinutulungan mo yung dapat tulungan, na yun ang ginagawa ng dating daan Tinuturo ko sa mga kapatid dito Yung tayong libreng eskwela, walang bayad ang eskwela natin hanggang kolehiyo. Pati uniforme, pati pagkain meron. Mga hindi makapag-aral, nakakapag-aral sa atin. Paano mo malalaman pinapakinggan ka ng Diyos? Gumawa ka ng lahat ng kabutihan sa kapwa. Pag humiling ka, hindi ka niya titiisin. Kahit medyo mabigat ang hiling mo, pagbibigyan ka ng Diyos, papakinggan ka niya.
Thank you po, Brother Eli Soriano. Samantala, mga kasambahay, antabayanan niyo po sa ilang sandali ang ating balitaan mamaya. And after that, sasamahan naman tayo ng ating naturopathic medicine specialist na si Dr. Bunny Bernardo. This Friday, tatalakay naman sa atin Doc Bunny kung bakit kailangan natin ang magnesium bilang supplement. Sama-sama nating abangan yan mamaya sa ating usapang pangkalusugan. So please, don't change your channel dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Philippine Ports Authority umapila sa mga shipping company na maghanda ng dagdag na biyahe ngayong holiday weekend. LTFRB magde-deploy ng personnel sa PITX para agad na makapag-issue ng special permit. Anihan sa Marso, hindi pa maapektuhan ng El Nino ayon sa Farmers Group. At mahigit 5,000 beneficiaries na kinabang sa libreng medical mission at free store ng Members Church of God International. Inaasahan na ngayong araw ang dagsa ng mga pasaherong pauwi ng kanilang mga probinsya sa mga pantalan sa bansa. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Umapila na ang Philippine Ports Authority sa mga shipping company na maghanda ng mga dagdag na biyahe ngayong holiday weekend. Ito ay paghahanda sa inaasahang pagbuhos ng pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya simula ngayong araw. Ayon sa PPA, tinatayang nasa 300,000 ang dadagsa sa mga pantalan ngayong araw. Kabilang sa mga pantalan na may pinakamalaking na itatalang bilang ng pasahero ay ang Panay Guimaras Port, Batangas Port, Mindoro Port, Negros Occidental Bacolod Banago Bredco Port at ang Negros Sikihor Port. Mula sa 4.7 milyon na pasahero noong nakaraang taon, inaasahang aabot sa 5.1 milyon ang mga pasahero sa kabuuan ng holiday season. Mas marami ngayon dahil makikita natin na mas maluwag na yung travel restriction at saka po mas marami na rin po yung naiinganyo mag-travel via sea dahil medyo siksika na rin po sa airport. So ngayon po talagang ang mga kababayan natin dito na rin sa seaport pumupunta and malaking bagay din po yung mas maayos na natin ang mga passenger terminal, mas komportable na sila ngayon. Payo ng PPA sa mga sasakay ng barko, tumawag o makipag-ugnayan muna sa shipping company bago magpunta sa pantalan para masiguro ang biyahe lalo na sa ganitong peak season. Nagpaalala rin ito sa mga pasahero na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal gaya ng matutulis na bagay, mga sumasabog, paputok, gamit sa pagluluto gaya ng butane gas at lighter. Huwag na rin magdala ng maraming mga gamit tulad ng appliances. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magde-deploy ng mga tauhan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa loob ng Paranaque Integrated Terminal Exchange ngayong holiday rush. Ito ay para mabilis na makapag-issue ng special permit at agad matugunan ang pangangailangan ng mga pasahero ng masasakyan pauwi sa probinsya. Narito ang ulat ni JP Nunez. Hindi malayo na magkaroon ng kakulangan sa mga bus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange ngayong araw. Sa pagtaya ng PITX, maaaring umabot sa 150,000 ang pasaherong darating dito hanggang mamayang gabi dahil huling araw na ng pasok sa trabaho bago ang long holiday. Kaya naman magde-deploy na ng mga tauhan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa PITX para agad na makapag-issue ng special permit. Layo nito na maiwasang ma-stranded ang mga pasahero sa terminal at agad silang mahanapan ng mga bus na pwedeng maghatid sa kanila pauwi sa mga probinsya. Starting tomorrow, LTFRB will have their own personnel inside PITX para pag may nangailangan ng additional units, taagad-agad makapag-issue sila ng special permits.
Samantala, muli namang nagpaalala ang LTFRB sa mga bus company na tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Dapat sumunod ang mga driver sa traffic rules, tiyaking maayos ang maintenance ng mga bus unit, hindi nag-o-overloading at hindi naniningil ng mas mataas kaysa sa nakasaad sa fare matrix. Samantala, sa pag-i-inspeksyon kahapon ng Metropolitan Manila Development Authority sa PITX, napansin ni MMDA General Manager Procopio Lipana na medyo maluwag ang security ng terminal dahil wala umanong nag-i-inspeksyon sa mga bagahe bago ito isakay sa bus. Medyo dapat dagdagan nila yung konting consciousness pagdating sa security. Tiniyak naman ng PITX management na magdadagdag sila ng security personnel mula sa Philippine National Police at sa LGU upang lalo pang higpitan ang pag-iinspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero. That's the plan, sir, and that's actually yung gusto natin na mangyari, sir. Na dagdagan yung ating security personnel natin from PNP and then from the LGU and of course from the PITX itself. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agencies sa mga ahensya at establishmento na pinagsusuot ng costume ang mga naka-duty na security guards. Ayon sa PNP SOSIA, hindi dapat pinapagawa ng ibang trabaho ang mga ito liban sa pagbabantay ng seguridad. Narito ang report ni Lea Ilagan. Manatiling profesional, ito ang nilalaman ng inilabas na Memorandum Advisory ng Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agency o PNP SOSIA para ipaalala sa mga security agency at security guards ang kani-kanilang trabaho at responsibilidad. Bunsod ito ng obserbasyon na may ilang mga gwardiya ang nagiging parking attendants, utility workers at service crew. Ayon kay SOSIA Director, Police Brigadier General Gregory Bognalbal, dapat nakatutok lamang ang mga ito sa kanilang trabaho na magbantay. So doon sa code of conduct nila, pinagbabawal yung magtrabaho sila maliban doon sa kanilang specific function. Basic ang function nila is to patrol their specific areas, to report all unusual incidents and events, control the entry and exits of ng mga bisita nila. Lubha din aniyang delikado kung aalis ang mga ito sa kani-kanilang binabantayang pwesto. Yung mga guards kasi doon sa kani-kanilang areas, may designated areas yan. So that they will be the one to control, hindi lang maliban sa traffic, but also other potential na mga krimen na pwedeng mangyari. Sinabi pa ni General Bognalbal, bawal din pagsuotin ng costume ang mga gwardiya dahil posibleng gayahin ito ng mga kriminal. Very clear yan sa guidelines that they must be in proper uniform. Pag sinabing proper uniform, yan po yung standard uniform ng isang gwardiya. Nothing more, nothing less. Sa ilalim ng private security agency law, sino mang gwardiya na mahuhuling hindi nakasuot ng tamang uniforme habang naka-duty ay maaari magmulta ng 500 hanggang 1,000 piso. At maaari din silang matanggalan ng lisensya maging ang security agency kapag napatunayan na lumabag sa mga panuntunan. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsisimula ng dumagsa ang libu-libong mga turista sa Baguio City upang magbakasyon. Tiniyak naman ng Baguio City Police Office na may sapat silang mga tauhan upang magbantay sa kaayusan at kapayapaan sa lungsod ngayong holiday season. Narito ang report ni Grace Flores. Nananatiling top tourist destination of the North ang Baguio City. Sa kabila ng matinding traffic at pahirapan sa paghanap ng matutuluyan tuwing long holiday, dito pa rin pinipili ng ilan sa ating mga kababayan na magbakasyon. Gaya na lang ng magkakabarkadang sina Danilo, Kira at ng kanilang mga kaibigan na dumayo pa mula Metro Manila. Maganda po dito. Tapos yun lang po masasabi ko. Pero mag-jacket po kayo. Kasi malamig talaga. Mahirap magkasakit din minsan. Iba po kasi yung vibe. Parang nakaka-relax po. Ganun po yung feeling.
Maging ang grupo ni Carl James na galing San Carlos, Pangasinan, napili din ditong mamasyal ngayong bakasyon. Nag-enjoy, napunta ng Mines View, ito ng Botanical. Sa tala ng Baguio City Police Office, nasa 34,000 na ang turistang dumating dito sa City of Pines mula pa noong December 16. At inaasahan na madaragdagan pa ito sa mga susunod na araw. Aminado ang BCPO na maraming suliranin ang nararanasan ng mga turista sa mga tourist destinations sa syudad gaya ng kakulangan ng parking lot at ang matinding traffic. Pinapayuhan din ang mga nagbabalak pang umakyat dito na bisitahin ang social media page ng Baguio City Public Information Office at ng BCPO upang updated sa mga pasyalan at traffic situation. Nagpaalala rin ang BCPO laban sa mga transient o accommodation scams at posibleng insidente ng theft at pandurukot. At upang hindi na makadagdag sa masikip na daloy ng trapiko, ipinayo rin nila na mag-commute na lang ang mga turista. Grace Flores, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniyak ng Manila International Airport Authority na handa na ito sa inasahang dagsa ng mga biyahero bago ang long holiday. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa isang taxi na naningil ng libu-libong piso bilang singil sa pamasahe sa Paliparan. Narito ang report ni Harleen Delgado. Papalo sa 145,000 ang bilang ng mga pasaherong inaasahang dadagsa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong araw at bukas, December 23. Ayon kay Manila International Airport Authority o MIAA Officer in Charge Brian Co, mas mataas ng 10% hanggang 15% ang bilang ng mga pasahero ngayon kumpara noong nakaraang taon at inaasahang malalampasan pa nito ang pre-pandemic levels. We are always above our daily capacity. We are doing 45 million passengers per year and we're just at designed for 32 million. But given the past few months, even though we're processing around 120,000-130,000 passengers per day and we're able to achieve 80% on-time performance, so even with that, the capacity issue, nagagawa naman po natin ng paraan para ma-accommodate itong mga pasahero that are coming in and out of Manila. Tiniyak naman ni Ko na patuloy ang pagpapabuti sa operasyon ng NAIA upang maiwasan ang mga aberya at mapabuti ang pananatili ng mga pasahero sa Paliparan. We're in the middle of a rehabilitation program, especially of the air conditioning systems of Terminal 3. So ongoing yun, of course, since we procured that this year, hindi naman lahat matatapos before December. So a lot of the systems have been installed already. Samantala, patuloy naman ang investigasyon sa mga posibleng sangkot sa taxi na nanagan ng pamasahe sa NAIA. Inaasahan niya na mailalabas ang resulta sa susunod na linggo. Tiniyak naman ang pamunuan ng MIAA na pananagutin ang mga responsable sa insidente. Although may mga persons of interest naman na tayo as reported by our security unit kasi we do have the CCTVs available, so may mga nakita na tayo doon, so we're doing an investigation so that we can get to the bottom of this, but at the same time we're trying to intensify our efforts in terms of information dissemination, especially to our passengers, let's say foreigners, for them to transact with the accredited taxi providers or transport providers instead of mapunta dyan sa mga illicit operations natin. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 88th anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Binigang diin ng Pangulo ang mahalagang papel ng AFP sa mga hamong kinakaharap ng bansa tulad na lamang ng issue sa West Philippine Sea. Narito ang ulat ni Nel Maribuho. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga insidente ng harassment ng Chinese Coast Guard sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Isa nga sa mga ito ay ang naranasan mismo ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Sa gitna nito, tiniyak ng Pangulo na hindi niya palalagpasin ang nangyari at patuloy na igigiit ang karapatan ng bansa sa teritoryo. We shall continue to assert our rights, issue, and international law. The recent incidents involving no less than our AFP Chief of Staff is worrisome. Yes,
but it is a proud demonstration of Filipino courage against coercion and our firm resolve to protect, preserve, and uphold our territorial integrity. Sa 88th anibersaryo ng AFP kahapon, pinuri ni PBBM ang professional na pagtugon ng militar sa sitwasyon. Kasunod nito, tiniyak ng Pangulo na patuloy na susuportahan ang AFP sa mga programa nito at sa modernisasyon. Iniutos rin ng Commander-in-Chief ang patuloy na pagpapalakas ng alyansa sa ibang mga bansa. Ayon naman sa AFP Chief of Staff, pinaigting na nila ang pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Simultaneously, we have strengthened our territorial defense operations by heightening our presence in our key maritime domain and intensifying our maritime security operations as a response to the increasing challenges to our sovereignty and territorial integrity. Samantala, inanunsyo naman ng Pangulo ang kanyang pag-aproba sa increase para sa tinatanggap na monthly gratuity pay ng Medal of Valor awardees. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posibleng hindi pa maramdaman ang epekto ng El Nino sa produksyon ng palay sa unang bahagi ng 2024 ayon sa isang grupo ng mga magsasaka. Pero nakukulangan ang mga ito sa paghahandang ginawa ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Ray Pelayo. Kampante pa ang Federation of Free Farmers na magkakaroon pa ng magandang ani ang mga magsasaka sa Nueva Ecija na siyang rice granary ng bansa. Unang sinabi ng PAGASA na nakararanas na ngayon ng drought ang lalawigan kasama ang Cavite. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, maayos ang irrigation system sa Nueva Ecija kahit hindi paramdam ang epekto ng El Nino sa ngayon. Ang definition nila, yung sabi mong meteorological drought, is just a level of rainfall that is below the normal, no? So, kailangan ma-interpret yan ng Department of Agriculture. Yang below normal na yan, kung ilang millimeter ng ulan yan, yan ba ay sapat na para sa palay? O nag-umpisa ng kulangin? It doesn't mean na kung sabihin ng PAGASA may drought in Nueva Ecija, wala nang ulan sa Nueva Ecija, no? So that has to be clarified, I think. Pero ang pinangangabahan ng grupo ay ang maging epekto ng El Nino sa kanilang pagtatanim sa kalagitnaan ng taon. Kung hindi nila mapapalitan ng tubig sa mga dam, ay maaaring wala silang gamitin para sa irigasyon. E paano pag walang masyadong ulan during that period? Yun po ang mas nakikita kong mas delikado sa atin. Yung May-June plantings that will are supposed to be harvested in September, October, November next year. Baka yun ang maapektuhan ng El Nino. Duda din ang grupo sa kahandaan ng pamahalaan sa pagharap ng posibleng maging epekto ng El Nino sa produksyon ng pagkain sa bansa. Kailangan nila ng panahon para maitayo ang mga infrastrukturang kailangan para matiyak na may gagamiting tubig sa mga sakahan kung hindi magkakaroon ng mga pag-ulan. Kung kulang yung ulan, dapat ngayon nagpe-preserve tayo ng tubig ulan, no? Of course, meron yung dam, pero matagal na yan ang pinag-uusapan yung mga water impounding. Nasaan na yun, no? Kung ngayon lang tayo magtatayo yan, baka hindi na umabot kasi it's not a simple matter na maghuhukay ka sa lupa. Kamakailan lang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng El Nino Task Force para matugunan ang posibleng maging epekto nito sa bansa. Nakapaloob sa action plan ng administrasyon ang mga hakbang para matiyak ang water, food and energy securities sa bansa. Ayon kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum, 77% ng mga probinsya sa bansa ay may potensyal na makaranas ng tagtuyot sa katapusan ng Mayo sa susunod na taon. Strong ang indication ng El Nino, so we have to prepare. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Magde-deploy ng military personnel ang Australia bilang suporta sa Operation Prosperity Guardian na binuo noong December 18, 2023 sa pangunguna ng Estados Unidos. Subalit walang warship o eroplano man na ipadadala ang Australia para sa multinational coalition na may layong protektahan ang merchant ships sa Red Sea laban sa Houthis. Narito ang ulat ni Danny Delieva. Kinumpirma ni Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Marles na hindi magpapadala ng warship mula sa Royal Australian Navy o eroplano man ang Australia para magamit ng Operation Prosperity Guardian, ang multinational coalition na binuo sa pangunguna ng Estados Unidos. Sa halip, 11 military personnel ang papupuntahin ng bansa sa susunod na buwan sa Bahrain bilang suporta sa proteksyon ng mga merchant ship na dumadaan sa Red Sea na pinupuntirya ng grupong Houthi. Sa kasalukuyan, mayroon ng 5 Australians ang nasa headquarters ng Operation Prosperity Guardian. Ayon kay Mr. Marles, ang strategic focus ng Australia ay sa rehiyon ng Northeast Indian Ocean, South China Sea, East China Sea at Pacific Ocean, at aminado naman ang US at allies nito na nakapangangamba ang lumalakas na presensya ng China sa Pacific region. Dagdag pa niya na alam ng Estados Unidos kung gaano kalawak ang pwersa ng Australian Defense Force o ADF at ang pangangailangang tutukan nito ang Asia Pacific region. Tutol naman si Opposition Defense Spokesman Andrew Hastie sa desisyon ni Marles at nananawagan na magpadala ng warship ang Australia. Ayon kay Mr. Hastie, makatutulong sa Australia ang pagtugon sa panawagan ng International Coalition kung ibig nito na tumanggap din ng tulong sa panahon ng pangangailangan. Dahil sa pang-atake ng Houthis sa mga cargo ships sa Red Sea, ilang shipping companies ang tumigil magpapasok ng kanilang barko sa Bab el Mandeb Strait habang hindi paligtas ang sitwasyon. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa mahigit 130 ang namatay sa lindol na Yumanig sa mga probinsya sa China. Kasabay nito ay naitala ang sub-freezing temperatures sa lugar na nagpapahirap sa rescue efforts dito. Narito ang ulat ni Charles Corpus. Sub-freezing temperatures na abot sa minus 16 degrees Celsius. Isa umano ito sa pangunahing dahilan kaya mabilis sa tinapos ng mga otoridad ang rescue efforts sa Gansu, China at napaikli ang golden period sa paghahanap ng mga nakaligtas. 207,000 na mga bahay ang nasira at halos 15,000 ang gumuho sa Gansu kung saan naapektuhan ang mahigit 145,000 na mga residente. Umabot na rin sa 137 ang nasawi, halos 1,000 ang sugatan at isang dosena ang nawawala dulot ng 6.2 magnitude earthquake sa Gansu at Qinghai sa China. Maliit naman umano ang tsansa na mabuhay kung may mga natrap naman sa ilalim ng guho habang exposed sa minus 10 degrees Celsius. Ito ay dahil sa panganib dulot ng hypothermia kahit na uninjured, ayon umano sa mga researchers. Sunod-sunod din ang malalakas na aftershocks na muli na namang humadlang sa rescue efforts ng mga otoridad. 12 pa ang nawawala sa Qinghai Province at wala namang missing persons sa Gansu. Ang temperaturang ito ay inaasahang magpapatuloy pa ngunit mas pinipili ng mga residente ng lugar na manatili sa labas kaysa umuwi sa kanilang tahanan dahil sa takot sa mga epekto ng aftershocks. Patuloy naman ang relief efforts ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng lindol sa pagbibigay ng mga makeshift na tent at ang iba naman ay kumokolekta ng firewood para gawing heater ng mga residente. Charles Corpus, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Hebrews, chapter 13, verse 5, na nagsasabi, "Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee." Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan.
Good morning, Kuya! Mga kasambahay, usapang pangkalusugan na. At ngayong araw, kasama po natin ang ating naturopathic medicine specialist, si Dr. Bunny Bernardo. Good morning, Bunny! Ayan, oo. Friday again. Ayan, nakakatuwa kasi mas pa Friday, naisip ko lagi yung weekend. Mm-hmm. Gusto natin lahat mag-relax. Lalo, ngayon, alam ko, long weekend na naman, di ba? Yes. So, yun ang mga Pinoy. Mm-hmm. But of course, sa mga long weekend kasi marami rin nagkakaroon ng problema. Kaya, lagi nating ina-advise kasi lalo, halimbawa, kung lalabas kayo or mag-overeating, may mga parties, or simply, ano, may mga picnics po kayo. Mm-hmm. Ayan, so huwag niyo kakalimutan na yung sa ano yung baon. Mm-hmm. Kailangan maraming fruits and vegetables. Yes. May seeds kasi kailangan yung magnesium. Mm-hmm. Magnesium. Kasi normally, well, 'di ba, ang nagiging sakit yung mga nagsuswimming, yung mga cramps. Mm-hmm. Yeah. Ano ba sa pinupulikan sa dagat? Eh, normally, yun, isang indication yun na bababa yung magnesium. Magnesium. Okay. Yung mga muscle at nerves. Mm-hmm. And then, of course, syempre, yung mga elderly natin, okay, yung mga prone sa mga fracture, mm-hmm, yung mga buto, yung may mga osteoclast, osteoporosis, mm-hmm, may mga osteoblast, osteoarthritis. Kulang yun ang magnesium. Magnesium deficiency. Okay, yun. And then, even yung mga ano ayaw lumabas ng weekend, gusto lang staycation naman. Yes. Ayan, yung mga tipong nagsisenti-senti, yung mga may depression, yeah, may mga anxiety, mm-hmm, yung mga broken-hearted. Yun na nga. Oo, yung matagal mag-move on. Ayan, may problema yan ng magnesium. Magnesium o even yung laging may issue ng, halimbawa sa work, uh-huh, yung laging may migraine. Tapos minsan 2 o'clock pa lang or 3 o'clock, lobat na. Mm-hmm. Okay. May mga ganun. Energy. Eh. Yan, kulang yun sa yung blood flow sa mm-hmm brain ay kulang ng magnesium. Mm-hmm. And then ano pa ba? Iba yung may mga type 1, type 2 diabetes. Ayan, kasi kailangan dun sa sugar and carbohydrates metabolism para yung even yung secretion ng insulin, which is a hormone, ang napaka-importanting minerals, mm-hmm, among the 7. May 7 basic minerals kasi. And one of those yung magnesium. Mm-hmm. Magnesium. Yun yung tumutulong para mag-secrete ng insulin, opo, magkaroon ng glucose metabolism. Hindi ba minsan masamang halba kumain ka ng carbs. Mm-hmm. Pero basta maganda yung metabolism mo, okay, yun, nako-convert in, okay, into energy. And then simply, kung kayo po ay magkakaroon ng deterioration sa genetic disorder, mm, yung mga autoimmune, okay, autoimmune. Ayan, so that means yung DNA natin, hindi yun na yung repair, mm-hmm, o, napakagaling mag-repair ng DNA. Magnesium pala. Yung magnesium sa, mm-hmm, DNA repair. Kaya napaka-impact kasi take note yan po ay deoxyribonucleic DNA yan. Oo, acid. So, yung acid po, lagi kailangan niya ng mga minerals. Mm-hmm. Either potassium, phosphorus, and magnesium. Mm-hmm. And then, even yung mga issue na may mga brittleness, yung mga kuko, yung mga hairs. Ayan. So, ibig sabihin, kulang nyo ng basic magnesium, the calcium, and the zinc. Mm-hmm. Actually, konti lang naman yung zinc. Mm-hmm. Kaya, normally, yung mga babae, especially yung may mga menstrual issues, mm-hmm, cramps, mm-hmm, yung may mga premenstrual PMS syndrome, that means yung magnesium kulang. May problema. Okay, pero so, ano bang, saan po ba mas, kasi di namin alam kung ano bang magandang source of magnesium. Ano po ba yung pinakamadaling source of magnesium na pwedeng, na readily available para sa mga kasambahay natin? Actually, kaya nga, sabi ko, tinatanong nila, do we need yung supplementation ba, mm-hmm, talaga? But of course, sabi nga natin, kung talagang maayos yung diet, okay, magbabaon kayo, you can get available siya, readily available sa mga fruits and vegetables, okay, and nuts. Kahit anong fruits and vegetables. Yes, oo. Meron siya magnesium. Ang problema lang is, of course, syempre yung diet natin. Okay. And then, kaya ka bakit kailangan din natin ng magnesium? Isa ito sa minerals na hindi napoproduce ng katawan natin. Okay. Kahit anong gawin. So, meron kasi mga minerals na
napoproduce. Mm-hmm. Napoproduce siya in small amounts. But yung magnesium, hindi. Mm-hmm. Pero if you wanted to have yung... Ang recommended nga namin, hindi mag-supplement as much as possible. Mm-hmm. Pwede yung makuha sa nuts. Okay. No, nuts. O yung true nuts po. Hindi mani. Hindi yung mani. Kasi hindi po nuts yung mani. But of course, legumes, source din yan. Pwede rin. Yung mga green leafy vegetables. Yan. Yung mga seeds, yung chia seeds. Sunflower. Yung sunflower seeds, safflower seeds, yung buto ng mga pakwan, buto ng squash, pumpkin. Matataas po yan. Take note, pag nag-take kayo noon, yung magnesium will also help in blood flow, mm-hmm. even for the heart. Kaya nakakapagbababa ng hypertension pag nag-take kayo ng magnesium. Kasi yung magnesium will gives your blood yung nitric oxide. Mm-hmm. Nitric oxide, yung po yung parang gasolina ng dugo natin. Uh-huh. So, yun ang magpupus, magbe-burn. Mm-hmm. Especially yung mga lalaki din may issue, halimbawa sa prostate, yung gano'n, may ED. So, kailangan nitric oxide. So, kaya you have to take seeds. Mm-hmm. Mga gano'n. Okay. Yan, hindi naman kailangan maraming. Mm-hmm. Baka kasi, pag tinignan po natin yung chart na kailangan natin, halimbawa mga bata, you only need about 10 to 30 milligrams ng magnesium. Daily. Okay. Daily. Pero pag lalaki, it's about 400. Milligrams. Okay. Ang babae is between 300 to 350. And kung lactating mother, kung nagmenopause na, ini-increase natin yan to 400 to 500. Kasi mas kailangan, Pero sa isang serving kunyari ng fruits and vegetables, daw, gano'ng karaming magnesium yung pwede natin makuha? Kung gusto mo naman doon sa green leafy vegetables, number one top of the line niya, yung spinach. 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 So, meron naman tayo mga water spinach. Pero kung gusto niya yung true spinach, available naman po may mga Philippine spinach na tayo. If you want, yung isa pong bowl na may spinach, i-blanch nyo lang yan and you'll get the needed about 300 to 400 milligrams. Para isang tali nung... So talaga, isang tali yun. Yan, oo, tama ka. Namamukhang namamalengke ito si Alam yun, sa isang taling gano'n. And even yung mga, even the malunggay, pwede nyo pong gawing soup yan. Mm-hmm. And you can get about mga 100 to 200 kung sinusup siya. Mm-hmm. Kasi minsan hindi natin masalad yung malunggay eh. Okay. Kasi medyo may aftertaste. But if you want soup, lalo kung lactating mother kayo, kung gusto niyo ma-develop yung brain ng mga bata, and then maganda yung mga moods ng bata, hindi iyakin. Yun, meron ganun eh. Mm-hmm. So you have to, bilang nanay, you have to make some vegetable soup. Yung mga malunggay. Or kung hindi naman, marami namang available, like mga talbos. Ang daming talbos natin. Kamote, yung mga ampalaya, yes, talbos, kung kayo po yung nagmumunggo, meron na kayong legumes. Ayan, para po, ang takeaway ko sa munggo, kung may issue kayo naman ng, halimbawa, uric acid, kung may mga osyo, sa culinary yung ginagawa namin, you take away, ibaba nyo po yung munggo overnight. Okay. And then overnight, tapon nyo yung tubig, and then bago nyo lutuin. So para marirelease po yung mga nitrites, So wala kayong uric acid. Okay. You get the full amino acid, and then lagyan nyo ng talbos ng ampalaya. Nako, you'll get, or dahon ng sili, or malunggay. So, voila, you have enough. Just yung isang bowl po a day, 1 meal ninyo, would enough to give you the magnesium needed. Plus the protein. Mm-hmm. O, di ang ganda-ganda ng effect. So, even yung mga muscle ninyo, magaganda yung mga lean muscle. O, look, kung hindi nabaw kayo, hindi kayo sporty kagaya ni Ian na nagbibuild ng mga muscle, mga abs. Pwede po yun. Pwede yung combination para yung mga muscles natin. At hindi tayo laging nagkakaroon ng numbness. Pero mga ganon, lalo yung nagkakaedad na, minsan hindi makahawak ng ball pen. O yung nanay natin re-reklamo na minsan yung mahina, baso, hindi mahawakan ng ganon. That means, meron na pong issue ng mga magnesium problem. Or kung malimit kayong sa mga yung hair fall. Ayan. So pag kayo nagsuklay, ang dami na nakikita dun sa drain. Or sa suklay ninyo, marami. That means may mga issue yan ng mga magnesium. Kasi akala natin for the bone, for the hair and the skin, it's also only calcium. Apo.
Lagi yung sinasabi, you have to take CalMagZinc. Calcium, magnesium, and zinc. CalMagZinc. Take note yung calcium. Para po yung, ano, yung pader ng bahay natin, bago ma-develop, yung hollow blocks is the calcium. Okay. Ang cemento is the magnesium. Ay, okay. And yung zinc, kaya konti lang yan, is the bakal, yung nagpo-forma sa gitna. Okay. Kaya konting-konti. So, kaya parang ano yan eh, parang 3 ano lang yan ni I love you eh 1 4 3 parang nakapartner pala yung tatlo yung ganun yun, no? So para mas marami yung calcium and then you add the magnesium, magkakasama sila and then konting-konti one lang yung part ng zinc. So hindi kaya, but of course pag kumain naman kayo ng mga green leafy vegetable may mga zinc na kumpleto na. Kaya hindi na encourage, but of course kung hindi naman, you go for the nuts. Nuts, yeah, yung mga nuts, ang daming mga almond nuts, walnut, yung ganyan, mga true nuts. And then of course legumes, mga lentils. Ayan, so mga lentils, so kung gusto niyo pong maganda yung bone structure nyo, the lentils, ayan, pwede po yan. Or kung talagang wala naman, you can start taking magnesium. Yung supplement. Oo. Kaya minsan, halimbawa type 1, type 2 diabetes namin, binibigyan namin ng at least, kasi ng magnesium supplement kasabay ng kanilang medications. Kasi, take note, kahit po tayo may mga magnesium po na madaling urine soluble. Pag ihi natin, nawawala agad yung 40%. Kaya you have to increase yung magnesium intake ninyo. Kasi para po, kasi naiihi lang yun. Lalo po kayong diabetic. Eh kung diabetic po, lagi nag-iihi. Ay, oo. Diba? Maya't maya. So, kaya kada intake ninyo, so kaya hindi nare-regulate yung glucose or carbs metabolism. So, even yung iba nagkakaroon ng issue ng insulin resistance. Take note, other than na yung po ay tinitrigger ng magnesium, insulin is a hormones. Then, kaya pag bumaba din yon, apektado din yung mood ng isang diabetic. Yes. Apo. O yun, kaya minsan irritable yan. Kasi nagkakaroon ng brain fog or nagkakaroon ng memory loss. Ayan, para nakaka-relate tong katabi ko. Pero Dok, sa mga nati-take ng supplement na magnesium, meron ba siyang magandang nakapartner na itik na supplement para mas maganda yung absorption ng katawan natin ng magnesium na supplement? Kasi kapag yung whole foods yung kinakain natin, meron na kasama correct, yun. Correct, correct. Pero pag yung supplement lang, ano yung magandang isabay? Usually, maraming available, but we go for CalMagZinc, maganda yun. Or yung magnesium citrate, okay. Or magnesium sulfate. Kasi ito po yung mga gandang kapartner na magnesium. So when for the production yung mga energy para hindi kayo laging pagod, yung parang lagi nanghihina, you need other yung mga citric acid, amino acid, the sulfur, kailangan din yan. So kaya po yun yung mga nakikita nating supplementation na available. Or simply, kung gusto niyo po yung mga multivitamins, tingnan niyo lang po kung may mga magnesium na. Minsan kasi mga C, iba kasi sabihin multivitamins pero more on C. So you have to check yung mga macro and micro minerals. So dapat matataas. So dapat hindi siya bababay 40%. Kasi minsan nakalagay 10 lang or kung iihi lang natin yung magnesium. So mahina din. And of course, syempre kailangan din if you want to enhance yung absorption magnesium, ang kakatambal niya is for the lifestyle. Kailangan natin pong gumagalaw, nag-exercise. Oo. Kasi yung blood oxygen flow for sun. The brain and the sun. Yung vitamin D3, take note, ma-activate po yung mga ating mga stem cells, yung copper peptide natin. Take note yung copper peptide po, para alam nyo kung saan magsuswitch on. Ito pong camel's back natin. Pag tumungo po tayo, meron niyang naka-ulbok. Parang camel's back. Ayun. Yan po yung ibibilad nyo, lalo kung may mga babies kayo. Kita yung mga babies pag binibilad. So dapat, lalo po kung nagkakaroon ng mga edad na. May minsan tamad lang lumabas yung may edad, yung mga elderly. Ibilad nyo po yan, kasi pag tinamaan ng phototherapy, ng sunlight, natural sunlight, ma-activate yung copper peptide nyo. Yan po yung natural stem cell. Wow, grabe. Hindi lang yung mahal na patuloy. Mahal-mahal. Kesa kalahating million, 1 million, para lang, magkaroon lang kayo ng longevity and youngevity. And then yung mga buto natin, tumibay, araw lang po yung kailangan tamang araw lang. Kaya nga,
In one of the yung mga US Navy, in one of the studies, kasi sila pag sumakay ng submarine. Apo. Mm-mm. So yung magnesium ang one of the ginagamit na binabaon together with do sa nagdevelop sila ng mga patches na kasi 3 months silang nasa ilalim ng dagat. I could imagine kung nasa ilalim pa ng dagat tatlong buwan. So paglabas sila brittle yung mga buto. Mm-hmm. So ang ginawa ng US Naval gumawa sila ng supplement plus yung patches sila para ma-activate yung kanilang copper peptide, mm-hmm, and then magamit yun, then plus the magnesium, mm-hmm, and of course ayan yung mga fruits naman, if you want avocado, hindi po masama yung avocado, good, mm-hmm, cholesterol, mm-hmm, yan, it regulates your bad the diastolic and systolic ninyo, mm-hmm, yung mga berries, ako the more lagi colorful yung I always remember that. Yan si Richard Gere sabi nga niya sa atin, the secret to longevity is to eat rainbow. Eh, yung naingit na ingit siya sa mga Asians, mm, kasi meron tayong year-round rainbow, mm, the fruits and the vegetables. And then, of course, sino magkakamali? Hindi po an apple a day, but a banana a day. Banana. Well, yan. Maliban sa potassium, kaya mas gusto ko hindi masyado pong hinog. Okay. Yung po medyo, well, of course, ayaw natin nung medyo mapakla pa. But of course, yung tama lang. The saba is the best in terms of potassium and magnesium. So, mga macro and micro minerals. And then, of course, papaya. Ako, alam ko. Isa mito, yung mga papaya, yung mga ibang kumakain, may papi. Yung iba ayaw kumain ng papaya. Okay, kasi yung mga lalaki. Kasi ano daw, number one is for, maliban sa digestion, nagpapababa daw ng libido. Hindi naman totoo yun. Ah. Wow. Yung mga ganun palang myth pala yun. Oo. Kasi sabi nila, joke ka. Sabi lang kasi, yun daw kinakain araw-araw ng mga pare. Joke lang. Walang katotohanan. Walang katotohanan. But of course, the colorful yung papaya, orange. Kasi para mawala din yung desire. Mm. Oo. Take note, mataas yung pain niya, relaxant, tapos din magbisyo, mataas yan. Even yung, you remember, nagnagawa tayo ng yellow bell juice. Nilagyan natin yun ng kiwi extract, diba? Okay. And then, of course, yung kiwi is also high in magnesium. Mm. Tapos, yan, yung yellow bell po, kung gusto yung mga floral, the yellow bell is high in magnesium, mm-hmm, mm-hmm, the blue turnip, so kaya mawala kayo mga menstrual cramps, yung mga ganyan. Lalo po kayo ay athlete, mm-hmm, you need more magnesium. Mm-hmm. Kaya, if you want, kung hindi kayo water, kung ayaw nyo po, kung hindi kayo nakakita ng mga alkaline or hydrogen water, you go, mm-hmm, for power water. Mm-hmm. Simply, meron po kayong 1 liter na water, na room temperature, babara nyo lang sa gabi ng slices ng pepino and lemon, and then lagyan nyo po ng mga mint, babad nyo overnight, yun ang baunin nyo sa gym, wow, patakbo ninyo, and then of course, relaxan. The whole day, pwede nyo po ina, mga 2 to 3 liters po, mm-hmm, a day nyan. Pero kung gusto nyo may zest ng konti, pwede niyo lagyan niya ng ice cubes, mm, tatlo, mga apat. Mm. Or kung gusto niyo, simply gusto niyo po siyang i-juicing, mm-hmm, or gusto niyo i-blend. So lalo sa mga bata, mm-hmm, 'di ba? You can blend yung mga fruits and vegetables. You can combine yung mga fruits, yung mga berries. Mm-hmm. Napakaganda niyan. Doc, meron po kasi mga nauuso ngayon, actually parang years ago na rin, yung magnesium spray po. Mm-hmm. Parang gaano po ba siya ka-effective? Mm-hmm. Or tama po ba yun na nagsispray tayo? Effective po, mm-hmm, ba yun pagka ganun? Yung external, yung magnesium, yung ginagamit for blisters, yung may mga breakouts. Mm-hmm. Kung kayo po ay meron mga autoimmune diseases like psoriasis, okay, yung mga dermatitis, mm-hmm, instead na gumamit po tayo ng mga steroidal cream, kasi, mm-hmm, minsan, mm-hmm, nag-inflame. Ngayon, nag-develop sila ng mga magnesium oil and magnesium water. Mm-hmm. Actually, itong mga magnesium na ito, maniwala kahit sa hindi, galing siya sa rice bran. Talaga. Di ba yung darak? Apo. Mm-hmm. Oo, kaya kita niyo pag yan pong pinakakain sa mga baboy, sa pig. Ang ganda ng muscle nila, mm-hmm, lean meat. Maliit yung taba. So yung rice bran, so maganda yan sa skin kasi medyo mahapdi lang ng konti. Okay. Kasi nga mabilis kasi siyang yung magnesium kasi para siyang sabi ko nga magaling siya mag-repair ng mga
mga wounds, ng mga nerves, damage repair, ikay kung DNA nga nare-repair niya. So pag ni-spray mo, talaga yung wound healing ang bilis. Pero ito kung wala namang wound, kasi parang yung iba may mga nakalagay na for headache, ganun, sa mga iba-ibang mga nararamdaman. Nari, wala naman. Kunwari sa ulo lang, ganyan. Kung gusto mo lang relaxan, yung iba nilalagay nila sa warm water. Ayun. Babad mo ng, ng mga 15 to 20 minutes, magsusuot yan, magsisip. Kasi take note, yung mga paa natin, malalaking ay, babad force, yung paa. Ma-absorb yan and gives you relaxant. So kung may init ang konti, so it gives you yung relaxant. So yung headache mo, yung anxiety, yung depression mo, nawawala. Or kung simply kung meron po kayong mga handy, so pwede i-spray-spray lang or pahit. Sa hair, doc, yes. Pwede rin ba yun, doc? Yes, so pwede sa scalp, treatment niya before break, maligo, mga 5 to 10 minutes. So spray nyo lang ng konti and then i-massage ninyo. Yung pong massage na hindi yung para nakakatulog, yung dapat massage na galit. Kasi para stimulate yung mga follicles natin. So, papasok yung magnesium. Kalmado talaga. So, yung po yung magnesium will help para ma-strengthen yung taniman, hindi mag-hair fall. Okay. So, hindi ba minsan lumuluag na, kaya pag-suklay mo. Madaling mga. So, walang hair fall. And then, walang brittleness. Iyon. Okay. So, di ba? So, ito po yung mga pwede nyong gamitin na handy. Kailangan lang natin tamang pagkain, anong pinagkain natin. So, available naman yan. Kung hindi naman, you need to supplement. Pero you have to assure mga medical practitioner niya kung tatama sa inyo or pwede po ba isabay sa mga medicine. Especially po yung mga elderly natin. Yun. Right. Ayan ang ating topic about magnesium. Pero, Doc, meron po tayo mga social media questions. Ito po, isa pong katanungan pinadala ni John John Pineda. Doc, ano po kayang mainam na meal plan para po sa kaka-recover lang mula po sa stroke? Para po sana sa 49 years old po. Marami pong salamat sa inyong advice. Ayan, kay John John Pineda, ayan, oo. Kung kay ikaw naka-recover sa stroke, ang meal plan mo is of course high fiber, high, whole wheat grain, and then of course kung gusto mo ng protein, dapat ano yan, yung mataas ang omega-369, white, meat po. Okay? So, kung chicken, ina-allowed ko yan, pero dapat breast kasi hindi yung mga part ng pakpak or legs kasi normally may mga hormones siya na ini-inject. So, pwedeng ganun. Then, you increase the intake ng mga fiber at saka ng fruits and vegetables. But be sure, dahil kaka-stroke lang, be sure yung level din ng potassium, you have to check. Kasi minsan nagbaka ma-aggravate yung bato, mag-hyperkalemia ka. Yan ang nagiging problema naman pag sobra sa potassium. So na-overwork yung kidney. Kaya kung gano'n na nagsimula, so monitor mo yung blood pressure mo. So para yung mga ini-intake, 1 or 2 pieces lang ng mga fruits and vegetables per meal. Yun. Okay, ito po, Doc. Another question naman from Rick Navarro. Doc Bunny, hingi po sana ako ng advice kung ano po ang pwedeng routine at juicing para po sa madalas atakihin ng high blood. Ang papa ko po kasi na 60 years old ay madalas na pong atakihin kahit umiiwas naman po sa bawal sa kanya. Sana po ay mapayuhan niyo po kami. Salamat po sa pagsagot. Actually, kay Rick Navarro, kung sa tatay mo, ang the best way na ginagawa ko is yung routine na para sa juicing. Kung gusto mong juice, you go for the lemongrass juice, the lemongrass tea. Or kung gusto mo naman floral, you go for the hibiscus, yung gumamela natin. Or the rose, kung meron ka dyan sa yung rose is maganda for regulatory ng low blood pressure. So pwede 1 liter, 10 bulaklak lang yung lalaga. You can take it as tea, mainit. Or pwede mo palamigin, lagyan mo ng lemon, and then wag mo na lagyan ng asukal para hindi na tumaas yung sugar. So pwedeng ganun everyday, 1 liter everyday ng mga floral, o di kaya yung turmeric, o di kaya naman ay lemongrass. Everyday. Yon. Another question, Doc, from Elijah Francisco. Doc, may mga herbal medicine po kaya para po sa pagpapawis at panginginig po ng kamay? Ano po kaya mainam gawin para po maalis ito? Marami pong salamat sa payo. God bless po. Nako, kay Elijah, tama-tama, you need magnesium. Ayan, no? So, spray sa mga kamay mo, sa mga paa.
Kasi that means mga sebaceous glands, sweat glands mo, nag-overwork yan. So, spices, iwasan mo rin yun. So, makakatulong yan para yung pagbuka ng mga pores. And then, kung hindi naman, pwede kang maglagay ng magnesium sa tubig. Babad mo yan sa gabi. And then, of course, magandang tulong yan. Kung hindi naman, wala kang magnesium, simpleng tawas. O, yung powder, sa isang tubig na palangga, na lagyan mo ng mga 2 hanggang 3 teaspoon ng tawas or asin. Hindi ka magkakamali yan. Babad mo. O kung hindi naman, mga paraffin treatment. Yung sa mga salon, sa mga spa, may mga paraffin. Yung kandila, wax yan. So, yan. So, nakakatulong. Kasi yung mga pores mo sobrang nang lumalaki. Or, simply check yung mga nerve. Ano mo, baka meron kang mga issue ng mga brain issues, mga emotional issues. So, kailangan Elijah ma-check yan. Yeah. Thank you so much po, Doc. Bunny, Doc, sa mga gusto pong kumonsulta at bumisita po sa mga clinics, saan po ba sila pwedeng pumunta? Ayan, para po doon sa mga gusto ng treatment, pwede po kayo nung gusto niyo po yung mga therapies, lalo sa mga problema ninyo. Open pa po yung clinics namin, lalo po ganito, kahit long holidays po ngayong December, open po kami kahit after ng mga holidays yun. Lalo na kung kumain ng marami, kung gusto yung mag-detox, mag-cleansing, magkaroon po kayo ng mga phototherapy, heat therapy, ma-burn yung mga fats and calories nyo. Simply mag-log on kayo doon sa aming Facebook page para sa mga schedules. Doc Bunny Bernardo, Doc Bunny Nature's Link, Eleuterio Bernardo. Mag-message po kayo dyan or mag-log on kayo doon sa Fine Health Clinics na website. Hanapin niyo po na may sasagot po sa inyo kung gusto niyo immediate na sagot po doon sa inyo. Or para mabisita niyo sa Show Boulevard, sa Imus Cavite, and then sa Gumaca, Quezon. So pwede niyo pong pasyalan. So may mga ano po pa tayo. Tuloy-tuloy din po yung ating mga libreng consultation sa mga kapatid every Sunday sa Show Boulevard. And then kung therapy lang po, ayan. And then of course, syempre active na tayo ngayon sa clinic ni Kuya. Ayan, makikita niyo po ako sa mga one of the Fridays para kung may mga natural and alternative medicine or simply gusto niyo ng mga juices, meal plans, or mga ayan, pwede po ninyo kami bisitahin sa mga clinic, Kuya. Ayan, hopefully mabisita. And then, maraming salamat, of course, syempre, doon sa patuloy na tumatangkilik sa amin for the past year kasi December na, magtatapos na ang taon. And then, maraming salamat sa Diyos. And of course, gusto kong batiin si Daddy Butch na Raida ng happy birthday. And then, dun po sa mga pasyente namin na walang sawang makakasama namin. Meron po tayong Thanksgiving party and then yung mga wellness activities natin. Walk ngayong December. Kasi masarap maglakad ngayon kasi malamig. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, makasampay. Abangan niyo po si Doc Bunny sa ating MCGI Clinic. Ayan, maraming salamat po, Doc Bunny Bernardo. Mga kasambahay, yan po ang ating usapang pangkalusugan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik ang Good Morning, Kuya! Nagbabalik ang GMK News. Matitikman na ang pinagmamalaki ng Bicol na pansit bato na murang mabibili sa Quezon City. Mula Muñoz, Quezon City, makibalita tayo kay Harry Ilagan live. Harry, bakit nga ba tinawag na pansit bato ang pansit na ito? Good morning, Kuya. Maulang umaga sa iyo, Nel. Nandito nga tayo sa Muñoz, Quezon City upang alamin ang special pansit bato dito sa kanilang kainan. Tinawag nga pala ito, Nel, na pansit bato dahil galing ito sa barangay Bato sa Camarines Norte. Hindi na kailangan mag-travel pa papuntang Bicol para matikman ang masarap na pansit bato. Dahil available na ito sa Muñoz, Quezon City. Ayon sa may-ari na si Michael Verso, August 2023 lang nang siya ay magsimula sa kanyang food cart business. Aniya, mahigit 10 taon siyang nagtrabaho sa ibang bansa para itaguyod ang kanyang pamilya bilang isang restaurant unit manager. Ngunit dahil sa pandemya, naisipan na lang niyang magtayo ng simpleng negosyo. Sa halagang 30 pesos, matitikman na ang masarap na pansit bato. 40 pesos naman kapag may choice of toppings tulad ng egg, lumpiang Shanghai,
pork lechong kawali at sisig. 90 pesos naman ang kanilang bestseller ng pancit bato overload, kung saan lahat ng toppings ay inyong matitikman. Ayon pa kay Michael, sa awa at tulong ng Diyos ay nasa 3 branch na ang kanyang pansitan at ngayon ay open na ito para sa franchising. So nangangarap na maging isang malaking company, na maging isang franchising company yung ating negosyo. Ang pamilya ni Nanay Lolita Bagalay na taga-Bungad sa Quezon City, binabalik-balikan ang kanyang paboritong pancit bato overload. Masarap po itong pancit bato nila. Nag-trending kasi kaya dito ako may kumakain ng mga anak ko at apo. Kaya pabalik-balik na lang kami dito. Ang mag-asawang Peach at Sheng Lipanis na taga North Caloocan, dumayo pa upang matikman ang special na pancit bato. Ayon sa mag-asawa, first time nilang matitikman ito. Sobrang sarap po. Legit po na nakikita sa mga vlog po na masarap, masarap talaga siya. Masarap, masarap. Payo naman ni Michael sa magnanais magsimula ng ganitong food business, maging matiyaga at manalig sa Diyos. Sa mga OFW rin na kagaya ko dati, ang maisasuggest ko lamang po is habang mag-invest po tayo, habang malakas pa tayo, mag-invest tayo sa business, mag-start tayo ng business kasi ito lang po talaga yung bukod tanging makakapagpalaya sa atin bilang isang empleyado. Bukas ang pansitan ni Michael araw-araw, simula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. At ngayon naman, mga kasambahay, ito na! Titikman na natin ang trending na special pancit bato. Ayan, fresh na fresh. Yummy-licious! Bagay na bagay itong, lalo na ngayong umaga na maulan dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Nel! Aming salamat, Harry Lagan, mula sa Muñoz, Quezon City. Isang panibagong kwento ang kukuro sa ating mga puso sa 10th yugto ng Wish Date Concert. Kilalanin ang mga bida sa storya at mga OPM artists na mangkaharana sa mga wishers sa serye. It is said that what is essential is invisible to the eye. What we see sometimes is not real. Can true love be seen? Sa nakaraang Wish Date Memoir, natunghayan ng mga wisher ang istorya ng pag-ibig at pagkakaibigan. At ngayong December 26, 2023, isang panibagong kwento ang ating mapapanood sa 10th installment ng Wish Date Concert na pinamagatang Invisible. Sa pagkakataong ito, matutunghayan ang pag-arte ng seasoned actress na si Daria Ramirez. Nararamdam ako kasi malapit na pumanaw. Kasama din sa mga bibida sina EA Guzman, Chris Abaya, Kate Iano. Ako, di ako confused. Sigurado ako. Hindi na mapagkakatiwalaan. At Good Morning Kuya host, Ira Mariano. Promise me, you'll not fall for anyone here sa tahanan. Dahil ang Wish Date Concert ay hindi lang isang short film, tampok din ang ilang OPM artists na magbibigay buhay sa ilang awitin. Oh, ang isang katulad mo. Bilang sa mga manghaharana, ang digital queen na si Gigi Dalana kasama ang Gigi Vibes. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko. Legendary pop and R&B band South Border. Singer-songwriter at former Op Dharma Now lead vocalist, Army Milliare. And singer-songwriters S.I. Benanyo at Piniel.
Lahat ng ito ay matutunghayan ngayong Martes, December 26, 2023 sa Smart Araneta Coliseum. Ang 10th installment ng Wish Date ay binuo sa pagtutulungan ng Wish 107.5 at KDR Music House. Make your holidays meaningful and unforgettable with Wish Date Invisible. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Muling ipinagdiwang ng Members Church of God International o MCGI ang Fiesta ng Diyos na isinagawa sa Apalit, Pampanga. Bahagi ng pagdiriwang ang pagbibigay ng libreng serbisyong medikal, libreng groceries at tulong pangkabuhayan sa mahihirap. Narito ang report ni Nestor Torres. Gamot at libreng check-up at mga grocery at nabusog pa sa mga pagkain ang mga bisita at mga kapatid sa Members Church of God International sa pagdiriwang ng Grand Fiesta ng Diyos sa Apalit, Pampanga. Muling na iparamdam ng Members Church of God International sa mga kapatid at maging sa mga bisita ang pag-ibig at pagkaawang gawa sa araw ng selebrasyon ng Grand Fiesta ng Diyos. Mula umaga hanggang hapon, nagatid na ng kasiyahan at iba't ibang public service ang MCGI. Kabilang dito ang pre-medical mission kung saan nasa 1,500 ang nakapag-avail ng libreng check-up at gamot. Isa sa mga beneficiary ang 73 anyos na si Lola Josefina na may sakit sa puso at may hypertension. Salamat ako ng marami. Nagpa-check-up ako. Yun, binigyan ako ng gamot, pinag-check-up, lahat ng bawal. Sinabi sa akin na huwag kainin, gano'n. May pagkain na binigay sa akin, ito pa. Diyan sa Fiesta ng Diyos, may gulang naranasan ng ganito. Huwag ko siya kanin mamatay. Hindi ko kami mamatay nito. Nakalaking bagay sa akin itong nangyari dito. Salamat sa Diyos. Mahigit 4,000 naman ang nakapag-uwi ng libreng groceries mula sa MCGI Pre-Store. Kabilang na dito ang mga nagmula pa sa malayong sityo sa Tarlac. Masaya po kami na galing kahit na po na malayo po kami pinanggalingan, naalis po yung pagod namin dahil sa sobrang saya ng ating Pestang Diyos. Pag-uwi pa po namin ngayon sa aming pamamahay na mayroon pa po kami dala, malaki po namin pasasalamat ng pisang kuto. Pagbiyaya na uuwi po namin sa aming pamamahay po sa Kabamban. Aabot naman sa 5 ang nabigyan ng tulong na pangkabuhayan na kinabibilangan ng mga driver ng motorsiklo at mananahi. May alok ding serbisyo ang ilang mga ahensya ng gobyerno gaya ng Pag-ibig Fund, PhilHealth at SSS. Maghapon namang pinilahan ang libreng pagkain at delicacies na mula pa sa iba't ibang lugar sa bansa gaya ng lechon, bukopay ng Laguna at kaping barako ng Batangas. Sa
sa kanyang mensahe. Binigyang diin ni Kuya Daniel rason na mahalagang magtaglay ang mga kapatid sa MCGI ng pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa-tao nang walang pagtatangi. Ang ating Brethren Day ay isang pagkakataon na i-apply natin yung ugali na itinuturo sa atin bilang mga Kristiyano. Ugali ng paglingap, pagpapakita ng pagmamahal, pagpapakita ng pag-ibig. Yung sinasabi po na kung iibig lang tayo sa umiibig sa atin. Alam nyo ang isang bagay na nakapaloob doon sa 5:46 ng Mateo. Kung kayo iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gaan wika gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Ano po ang ibig sabihin, mga kapatid? Yung iibigin mo, yung umiibig lang sa'yo, doesn't make any difference dun sa ginagawa noong mga hindi naman talaga nakakaalam ng katwiran ng Diyos. Dahil yung aral ng Diyos, ang kanyang itinuturo, kahit yung hindi umiibig sa'yo, iibigin mo. Ngayon, ano ang mas malaking pananaw na dapat nating makita? Sa ganito pong pagsasama-sama, nandyan ang mga kapatid, nandyan ang mga hindi kapatid. Ang pagpapakita ng pag-ibig, hindi lang yung kung sino lang yung kakilala mo, kung sino lang yung iyong mga katsokaran, o kaya kung sino lang iyong hindi po. Ang pag-ibig, ang sabi sa Biblia, unang-una, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Ang isang bagay na tinuturo sa atin, hindi lang naman ang iibigin natin na yung ating mga kapatid. Kahit nga kaaway, pinaiibig. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, kukunin na po namin ang pagkakataon para makabati ng Happy SPBB MCGI. At balikan na natin sina Joshua, Celine, and Tini. Thank you. Oh, ito na. Ito na, gutom na ako. Ito na ang hinihintay ng mga mahilig sa Korean food dahil ituturo sa atin ni Ira at ng kanyang guest cook na pinuntahan pa niya sa South Korea kung paano ba magluto ng cheese dagalbi. O in other words, spicy stir-fried chicken. Panoorin natin dito sa Cook, Eat Right with Ira! Hi, naman sa iyo mga kasabahay! It's a flavorful Friday and it's me, Ira! Here, one thing kasi na yan and welcome back to Cook, Eat Right with Ira! Naku mga kasabahay, parang medyo naibata tayo ng view. Dahil ngayon, nandito tayo sa Seoul, South Korea para tikman ang isa sa mga well-loved Korean communal dish. At dahil good for sharing yan, masarap talaga kainin kasama ang mga broskis at mga sis-is ko. But for now, aralin muna natin yan. Ako lang muna at magpaturo na tayo sa ating guest host for today. Let's go! At ngayon mga kasundahay, kasama natin si Ate Michelle Flores para turuan tayo kung paano lutuin ang cheese dak galbi. Good morning po Ate Michelle! Welcome po to Cook It Right with Ira. Bati po kayo sa ating mga kasundahay. Good morning Ira, good morning Kuya, at good morning mga kasundahay. Ayan na nga Ate Michelle, excited na ako. Paano po ba lutuin itong cheese dak galbi? Pero ano po ba muna itong dakgalbi? Dakgalbi is Korean spicy stir-fried chicken. Ah, okay. So mga kasambahay, stir-fry lang ating cooking method. So mabilis ang luto lang ito. So ano-ano po ba ang ating mga ingredients, Ate Michelle? Ito ang ating mga kailanganin. We have chicken thigh, oligodang, soy sauce, minced garlic, gochujang, gochugaru, sesame seed, sesame oil, a little bit of sugar, mozzarella cheese, stock, at sa ating mga gulay, meron tayong cabbage, perilla leaves, onion, and leeks. Paano po ba lulutuin itong duck galbi? Ano po ang step number one, ating Michelle? Ang gagawin natin is ipaghahaluin muna natin itong mga to.
magagawa tayo ng sauce. Yeah, ito na yung ating sauce. Tapos yan, ihahalo na natin siya din. Pero kanina po, Ate Michelle, itong chicken, meron po siyang marinate, diba? Minarinate po siya sa milk para mas tender siya at mawala yung lansa. Ate Michelle, napansin ko wala tayong mantika. Meron na kasi tayong sesame oil dito. Tsaka oily na rin yung ating chicken. Fatty naman yung balat. So, umpisa na natin. Simpleng-simple lang siya. Nilis nga lang siya. Tapos napansin ko rin ating Michelle na wala tayong special na parang plate. Para for plating. Kasi dito na natin siya kakainin. Parang, kumbaga, nandito siya, tapos nandito yung mga kung sino man yung magsishare. Kuha lang. Gusto nga po yung dito sa Korean, no? Kasi diba sa Samgyeopsal, kung saan sila kumakain, parang andun din yung lutuan. Kasi may uling sila sa food sharing eh. So mga gano'ng patagal po ito until maluto, mga 10 minutes, 15 minutes po, no? Para well-cooked naman ang ating chicken. Siguro mga 10 to 15 minutes. Ay grabe, ang bilis nga mga kasambahay ko. Hindi na kayo maghihintay para sa marination. Ganun lang kabilis, meron na kayong food kagad. Nakita niyo mga kasambahay, yung na yung nagmamantika na siya talaga. Buti na lang, hindi talaga tayo gumamit ng mantika kanina. Ayan o, ang dami nang na-produce na oil. Ating chizu takabi. So, taste test na! Eka, magpapadami tayo ng kain ito. Ang sarap. Sobrang perfect ng balance ng cheese. Kasi medyo nawala yung anghang. Tapos, hindi siya maalat. Sakto lang yung pagka-savory niya at hindi siya sobrang spicy. Perfect yung balance ng sweet, ng salty, yung spicy. Napakasarap nito. Talagang perfect siya for cold weather din kasi sa Pilipinas medyo malamig na rin. So, pwedeng-pwede na natin itong kainin mga kasambahay. Thank you so much po Ate Michelle sa pagturo sa amin lutuin itong takgabi, chichu takgabi. Baka meron po kayong gustong batiin. Shoutouts po and greetings. Hello sa aking mga anak sa Pilipinas, sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko. Hello sa inyo. Bati naman po kayo in Korean. Paano ba? Once again, thank you so much po Ate Michelle Flores for teaching me how to cook chichu takgabi. Join me next time mga kasambahay para sa mga susunod pa nating kusina adventures. And don't forget to cook with love and cook it right. Nagutom lang ako. Kami. Nararamdaman ko na. Gusto ko yung may cheese. Parang gusto ko rin ang pizza. Sa mga kahit anong may cheese. Kaya may toys. Mahilig ako sa cheese. Diba? Minsan parang kahit anong pwede mo lagyan ng cheese. Huwag lang siguro sinigang. Pero gusto ko sa cheese talaga. Sa cheese naghahabol talaga ako pag sa cheese. Willing ako maghabol dyan. Yung talagang pag gumano, no? Tapos talagang lalapitan mo ulit. Kasi gusto, ganun yung, ewan ko, gustong-gusto ko yung ganun mga klase ng cheese. At saka ngayon nga. Ano cheese yung ganun? Mga maple. Mozzarella. At saka ngayon nga, dahil nauuso yung mga Korean na food, dito ko rin natutunan na yung noodles, sa sarap na may cheese. Ay, yun ang hindi ko pa na-try. Yung mga Korean na
ramen na parang pancit ka doon, ang sarap niya na lagyan ng cheese. Ay, oo. Oh, oh. Eh, parang may isang malapad na cheese, tapos ilalagay mo lang doon. Tapos matutunaw siya. Isaray mo na yan mamaya. Kasi ba mahilig ka mag-experiment sa mga noodles? Oh, oh. Ikaw kayo nagturo sa amin na magandang gamitin sa labat eh. Doon sa isang seafood noodles. Oh, oh. Kasi meron akong gustong... Basta yun na yun, masarap. Puro pagkain lang naisip ko, gutom na ako kasi. Kaya ako kitry. Pero okay, may na-try nga ako, di ba ito chicken? May na-try na ako, daing na ba? Di ata siya dinaing na bangus. Pero bangus siya, na pinirito, tapos binake na may cheese. Masarap. Tsaka ang ganda rin yung mga ganito nating segment kasi natutulungan natin yung mga kasambahay natin minsan kung ano yung lulutuin nila. Bagong idea. Yan, ganun. Kaya maganda rin talaga na may mga ganito tayo. Iba't para magutom idea. Ka, tapos gawin mo rin sa bahay. Yeah, nga, pero, teka lang, nakatikip na ba kayo nung niluto nila, Ira? Hindi pa. Hindi pa rin ako. Pero ang na-try ko lang, yung parang Korean fried chicken na dinidip lang sa cheese. Diba? May mga ganun. May mga parang may kasama siyang dip. Pero gusto ko din talaga yung mga Korean fried chicken. Hindi ko alam ano yung ginagawa nilang special. Oh. Tsaka pag naiintindihan mo kung gaano kaganda yung parang yung foods nila, di ba? Parang antioxidant kayo sinasabi. Yung mga fermented. May ginko bilabay. Oo, yung mga kimchi, di ba? Doon mo mas ma-appreciate. Kaya minsan kahit ayaw mo ng sobrang mga maaanghang. Oh. Pero dahil alam mo yung nutritional value or ano yung makukuha mo. Ba't di ka ba mahilig sa maanghang? Hindi, mahilig ako. Pero kasi karamihan sa mga nakikilala ko, amoy pa lang yung mga foods ng Korean, ayaw na nila. Pero kapag naiintindihan mo na yung magandang nadudulot, lalo na sa gut, di ba? Maganda yung luya. Oh. Kahit na! Akala ko ba? Sabi mo. Hindi kasi sabi naman nila, Doc Bonnie, makukuha mo rin naman yung sustansya dun sa luya, sa iba pang klase ng mga food. So bakit ako? Sumasakit yung lalamunan mo. Oh. Maganda yung luya. Pero may pahinga. Meron talaga ako sa luya. Pero mga nakahalo na siya sa mga ano. Laing, di ba nilagyan ng laing, ganyan. Sa mga, yung mga ulam-ulam. Sa tinola. Oo, ganyan. Okay, gusto ko siya. Okay. Pero yung ngangat-ngatin ko ng ganun, hindi talaga. Gusto ko lang yung food may halo na parang extract lang. Ganyan. Extra. Pero yung siya lang talaga, yung promotor, siya lang talaga promotor. Yung bida. Hindi ko talaga kaya yung ganun. Pero itong gantong, yung hindi ko lang ano ba sabihin ng duck galbi. Manok ba yung sabihin? Pero yung ganung klaseng style ng pagluluto. Parang pwede natin i-apply sa iba't ibang klase na meat. Naisip ko kasi kunyari, pwede siya sa mga may ano yung chicken, chicken to chicken, di ba? Meron yung shrimp popcorn yung tawag. Yung parang... Oh, yung pina-fry. Oo, pina-fry siya. Mukha siyang anlang chicken lollipop. Parang bagay na. Oo, di ba? Pwede mo rin ilagay dito. Or kaya sa mga pork na dish, pwede mga... Parang usually pag fried, parang bagay yung cheese. Mga fried din, no? Sa burger din, gusto ko. Saka mga savory. Savory na mga flavor. Masarap. Marami pwedeng bagay. Kaya yung... sa ang daming klase ng cheese, tapos may mga sarili-sarili silang application din. Etuwan-tuwa ako nung one time na sayang di ko na napunta yung cheese room. Di ba mayroon yung cheese room? Kasi gusto ko matikman yung iba't ibang klase ng cheese. Bakit wala siya nung pumunta ka? Parang sarado. Kaya nyo yun, yung cheese, papapakin nyo lang? Oo. Oh. Pero may klase ng cheese lang. Depende sa cheese, di ba? May mga cheese kasi na parang, ako hindi ko kaya magpapak ng cheese. Pero gusto ko yung cheese kapag may kasama siya. Depende sa cheese. Kasi yung tulad ng mga sharp na lasa na cheese, yung cheddar, tsaka yung ano, di ba mapapapak yun? Ang alat. Yung parang may sa debola. Ay, hindi. Ayoko ng queso. Ako, di ba minatikman nga kami ni Ate Ira? Pinatikim niya sa akin molded cheese. Yan. Oo, yung asin talagang ba't ba kinain? May amag na yun. Hindi, pero ano siya, malinis naman yun. Pero iba daw kasi talaga yung lasa ng molded cheese. Yung nakalagay siya sa pizza. Nung pag siya lang yung kinain, parang, pero pag sinama mo na nga siya sa ibang ano mga expression na ng pagkakain mo? Masarap na siya. Kasi ang lakas maka-Italian nung flavor na siya. Ganun. Pero maiba naman tayo, mga kasambahay. Kung mapapansin nyo, sa panahon natin ngayon, di ba, nagiging common na yung bangayan. Gaya na lang ng mga away sa social media. Nako, may mga tao kasi na basta na lang makapag-comment, kahit na nakaka-offend sila, di ba? Marami rin yung mahilig na sumagap naman ng chismis na karaniwang nagiging dahilan din ng away. Kaya yan ang isa sa mga dapat nating ginagamitan ng pagpipigil, yung makipagtalo sa kapwa. Bukod dyan, marami pa tayong ibang dapat na pigilan na para naman sa ikabubuti rin natin. Kaya bibigyan namin kayo ng tips kung paano ba mas maging mapagpigil. Dahil, you can do it! Thank you.
May iba't ibang paraan upang makapagpigil. Pagpipigil sa pagkain, pagpipigil sa paggastos, pagpipigil sa pagsasalita o pagpipigil sa ating mga emosyon. Mahalagang makapagpigil tayo sa mga bagay na alam nating makakasama na. Kaya ito ang ilang mga tips upang maging mas mapagpigil tayo. Pause and breathe. Bago ka mag-react sa isang sitwasyon, take a moment to pause and take a few deep breaths. Nakakatulong ito para ikaw ay kumalma. Develop patience. Ugaliing maging pasensyoso. Hindi lahat kailangan ka mag-react o sumagot. Conflict resolution. Kung mayroong problema, pag-usapan ng mahinahon. Intindihin mabuti ang opinyon o sinasabi ng isa't isa. Continuous improvement. Embrace a growth mindset and see each day as an opportunity for improvement. Tandaan na ang pagpipigil ay isang proseso na dapat nating mapagsumikapan na gawin. The key is to be aware of your actions and continuously work towards maintaining a balanced and moderate approach to life. You can do it! Bago ang lahat, shoutout po muna sa ating Brazil production team kay Brad Mark Kaisip, Brad Bong Bodenya, Sis Allison Ruiz at kina Brad Dave and Sis Michi Tirao. Ayun. O kayo ba, paano nyo ba napipigil yung mga sarili nyo na makisawsaw o kaya maglabas ng mga hinainin nyo sa social media? Ako lagi ko lang iniisip, less talk, less mistake. Hindi porket kaya mong sabihin, dapat sabihin mo na. Yeah. So dapat lagi nating iisipin yun na kahit na gustong-gusto mong sabihin, pero alam mo naman na walang may dudulot na maganda yung sasabihin mo, hindi siya makakapanghikayat ng kapayapaan, wag na, tama na, tahimik na lang tayo. Choose your battles, hindi lahat sinasawsawa natin. Tama naman yun. Mag-isip muna, yun nga. Minsan kasi pag kunyari, may mga ganong situation, meron kang gusto sabihin, tas walang pagpipili kasi na sinasabi mo agad. Ang ginagawa ko pagka ganun, parang nire-replay ko muna sa isip ko yung scenario. Kunyari, pag sinabi ko ba to, ano mangyayari? Tapos yung sunod-sunod na. Ganun yung ginagawa. Kaya sa pag-iisip mo, ang tagal mo nag-iisip, hindi ka na magsasalita, di ba? Advance ka mag-isip. Dahil dyan, good morning and thank you sa mga gusto pong umaura because now is the perfect time to invest on your skin. Come and visit our aesthetic clinic at number 1890 Mug Avenue, Diliman, Quezon City. You may book an appointment through their Facebook and Instagram account at Our Aesthetics or contact them at 0945-612-0007. Thank you, Ms. Andalas Alas and Dr. Eliza Sanchez and the rest of our family. Our Aesthetic Clinic, the home of timeless beauty elite. We would also like to thank Clary's Flower Shop, surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biklatan, General Trias City, Cavite. We'd also like to thank Pag-ibig Fund. Mas malaki ang contribution, mas malaki ang ipon. I'm getting the Pag-ibig I deserve. Pag-ibig regular savings, top up na. Okay, and of course, Dr. Josephine would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy. Kaya sigurado kang high quality. Sigurado yung may complete nutrition ka everyday trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug Outlets. We would also like to thank Lindesan Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360.
Good morning and thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout, Ibardolaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. To all women out there, it's time for your early breast screening. You may visit Asian Breast Center, located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m., except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email at ask.abc@asianbreastcenter.com. For more details, you can visit their Facebook page at Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center emphasizes that breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. And sabay-sabay po tayong bumati sa ating mga kasambahay at sa ating mga kapatid sa MCGI na Happy Special International Thanksgiving MCGI! Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong umaga. See you again next week, God willing. At sabay-sabay tayong bumati uli ng isang Good morning, Kuya!